Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Ating pungtunghayan ang aking kwento na pinamagatang Bihag ng Bilyonaryo. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Day 21. Hindi ako makapaniwalang 21 araw na talaga. Parang isang buong century na ang nakalipas simula nang makasama ko si Lucas. Alam kong ang aking daily logs ay hindi kailangan sa puntong ito, dahil hindi ko na nilalayong gamitin ang mga ito laban sa aking mahal na pag-ibig. Oo, mahal ko siya. Mahal ko siya ng buong puso at hindi ko akalain na mamahalin ko ang isang tulad ng pagmamahal ko kay Lucas. Binibigyan niya ako ng kaligayahan araw-araw, tulad ng makikita mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng aking pang-araw-araw na mga log, at kahit na kung minsan ay nagiging hiwalay siya, umatras at bigla siyang naniniwala na babangon ako at iiwan siya balang araw, hinding-hindi ko magagawa. Alam kong ang BPD ang gumagawa ng lahat para sa kanya, at patuloy ko siyang hinihikayat na mag-book ng session ng therapy isang beses sa isang linggo, para lang mas maayos niya itong harapin. Pero, napakatigas ng ulo namin ni Lucas. Tumanggi pa siyang uminom ng mga pills na sinasabing okay lang siya at hindi na kailangang uminom ng gamot. Pero hindi ko siya mapipilit. Ipinakikita ko lang sa kanya araw-araw na hindi ko siya iiwan, at mapapahamak ako kung hahayaan kong magkaroon ng anumang distansya sa pagitan namin, hanggat mabubuhay kaming dalawa. Napabuntong hininga si Tali sa nilalaman habang nire-record niya ang kanyang 21 log mula nang dumating siya dito sa mansyon ni Lucas, at naging mas mabuti sila sa araw. Hindi niya binago ang pangalan ng kanyang logbook. Tinawag pa rin itong ang pagiging bihag ni Lucas, dahil nakahanap siya ng kaunting katatawanan sa likod nito tuwing bubuksan niya ito para mag-record ng bago. Naisip ni Tali ang kanyang sarili na nagbabasa ng kanyang mga tala 2 taon mula ngayon, marahil kapag wala siya sa medical school at labis na nami-miss si Lucas kapag wala ito sa isang business trip. Hindi pa rin niya sinabi sa kanya ang tungkol sa mga ito, ngunit umaasa siya na balang araw ay sasabihin niya ito. Ini-save niya ang log at inilagay ang laptop sa isang tabi, habang mabilis siyang pumunta sa kanyang closet upang kumuha ng angkop na damit para sa araw na kanilang binalak. Sa wakas ay nakargahan na ni Tali ang kanyang closet ng mga damit na binili at ipinadala ng assistant ni Lucas sa mansyon, at araw-araw niyang nalaman na kailangan lang niyang makilala ang assistant na ito balang araw dahil naniniwala siyang magiging maayos sila. Kahit papaano ay pareho sila ng estilo. Siya ay kumikinang ng husto habang nakahawak ng maliit na bikini at isang matching overall, dahil hindi mapigilan ni Tali ang excitement sa kanyang mga ugat para sa araw na yun. Sa nakalipas na 5 araw, nasa opisina si Lucas, inaasikaso ang anumang kailangang asikasuhin. Hindi niya akalain na ang pagkuha sa isang kumpanya ay maaaring magbunga ng napakaraming isyu sa simula, ngunit namiss niya ito sa bahay nitong nakaraang linggo. Tuwing uuwi siya, sabay silang maghahapunan, magkayakap at matutulog ng ganoon, at napagtanto niya na mas maagang nakatulog si Lucas kaysa sa gusto niya tuwing gabi. Ngunit ngayon, buong araw siyang kasama ni Tali, at hindi na siya makapaghintay. Si Lucas ay naglaan ng 1 araw para sa kanya lalo na't nakaramdam siya ng kakilakilabot sa lahat ng oras na inilalayo niya sa kanya, kung saan ang totoo, sila ay dapat na gumugugol ng bawat huling segundo na magkasama upang matiyak na handa silang kunin ang kanilang relasyon. Sa susunod na antas sa pagtatapos ng summer, alam na ni Tali na gusto niyang pumunta sa anumang next level, dahil wala siyang gustong katabi kundi si Lucas. May mga araw na nakonsensya siya at makasarili sa ginawa niya habang ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nandoon na may halo-halong emosyon,
Ngunit ilang linggo na lang ang natitira bago siya umuwi, hindi niya maiwasang manatiling nakayakap sa braso ni Lucas sa bawat sigandong nakuha. Mabilis na nagtungo si Tali sa banyo upang mag-refresh, bago isinuot ang kanyang swimsuit at itinapon ang kabuuan nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang salaming pang-araw at hinayaan ang kanyang kulot na buhok na bumagsak sa lahat ng alo nito bago tuluyang isinuot ang kanyang mga paa sa kanyang sandals, na inaakalang handa na siya para sa araw ng pool nila ni Lucas. The minute she pulled the door open, nasa kabilang side si Lucas na nakataas ang mga kamay na parang kakatok. Sumilay ang mga matingkad ng ngiti sa kanilang mga mukha nang si Tali ay humarap sa kanya, at agad na binihag ang kanyang mga labi sa isang matamis, nararapat na halik. "Good morning, beautiful," bulong niya sa labi niya nang humiwalay siya. "Good morning, handsome," balik niya na walang humpay ng ngiti. Minsan mahirap paniwalaan na ito ang Lucas na kinaiinisan niya ilang linggo na ang nakakaraan. Pinasaya niya ito ng husto, na natagpuan niyang imposible na minsan ay kinasusuklaman siya ng lahat ng mayroon siya. Ready na para sa araw na ito. Higit pa sa handa, huni ni Tali habang hawak ang kamay niya. Siya ay nakapunta sa kanyang panloob na pool ng higit sa isang beses, ngunit hindi pa siya nakapunta sa kanyang panlabas na pool. Ang isang dahilan ay dahil na in love siya sa panloob, at hindi na lang siya tumawid sa malaking mansyon para hanapin ang isa pa. Naiayos na ni Lucas ang lahat. Inilagay niya ang mga mesa sa tabi ng pool na may mga prutas, inumin, mga paboritong pagkain nito sa perpektong almusal para sa kanya. Dahil alas 9 pa lang ng umaga, wala pa sa kanila ang kumain, kaya alas 7 pa lang ng umaga, inayos niya si Mrs. Garcia na gumawa ng pinakamalaking breakfast at pool date picnic para sa kanila ni Tali, at ginugol niya ang huling oras. Tinutulungan si Mrs. Garcia na ayusin ang lahat. Dahil malayo ang pool at kusina sa isa't isa, inakala niyang malamig na ang pagkain sa oras na bumaba si Tali. Gayunpaman, nais niyang gumawa ng isang bagay na espesyal para sa kanya, dahil nakaramdam siya ng pagkakasala sa hindi niya gaanong nakasama nitong nakaraang linggo. Napabuntong hininga si Tali ng padausdusin ni Lucas ang salamin na pinto na bumukas, nakitang-kita ang katangi-tanging kagandahan ng kanyang pool area, napaawang ang bibig niya habang pinagmamasdan ang tanawin ng lahat. "Lucas," bulong niya habang maingat na humakbang papunta sa labas ng yard, na parabang nag-aalalang magulo ang hakbang niya. Sa harap niya ay nakaupo ang isang malawak, bukas na pool na may kumikinang na tubig na tila walang katapusan, dahil ito ay nasa gilid ng yard. Sa kanyang anggulo, ang magandang asul na dagat ay nakaupo ng maayos sa likod ng bukas na pool, na nagbibigay dito ng isang nakamamanghang tanawin. Ang natitirang bahagi ng yard ay napuno ng mga upuan sa tabing dagat at isang solong hapagkainan sa ilalim ng payong, napuno ng lahat ng uri ng pagkain na nagpapahayag ng kanyang pagkagutom. "Gusto mo?" tanong niya habang inaakay pa siya sa lugar na nasa likod niya. "I like it. I freaking love it. Is this a 5-star hotel or something?" Maaaring tumulong si Tali na kunin ang kanyang telepono para kumuha ng larawan, naghihintay sa araw na sa wakas ay makakakonekta siya muli sa mundo para ibahagi ang lahat ng larawang kinuha niya sa loob ng mga linggo. Ito ay tiyak na isang paglalarawan ng kung ano ang kanyang pinaniniwalaan na tulad ng langit. Kumalakhak si Lucas habang pinagmamasdan ang kanyang mga daliri sa paa sa mainit na tubig ng pool. "Hindi, ang humble home ko lang. Mapagpakumbaba, nanunuya siya. Ito ay isang nakakatakot na villa. Well, I'm glad na gustuhan mo." Hinawakan siya nito sa bewang at hinalikan siya sa balikat. "Mag-breakfast na tayo." "Tayo ay," humalakhak si Tali, natutuwa sa paraan ng paghinga nito sa kanyang leeg, ngunit hindi niya napigilan ang gutom sa kanyang tiyan. Hinawakan siya ni Lucas ng upuan habang nakaupo, bago siya sinamahan sa kabilang side ng table. Agad niyang tinulungan ang sarili sa masarap na almusal na inihanda ni Mrs. Garcia para sa kanila. Hindi niya sila binigo. Pinuno nila ang hangin ng magaan na pag-uusap, nagtatanong tungkol sa linggo ng bawat isa at si Tali ay nakinig ng mabuti habang si Lucas ay pinunan siya sa kung ano ang nangyayari sa kanyang kumpanya.
Pakiramdam ni Tali ay napuno, ngunit siniguro niyang mag-iwan lamang siya ng sapat na espasyo upang tamasahin ang kanyang fruit punch na nagpabalik-balik sa kanyang mga mata sa kaligayahan. Natuwa ito kay Lucas. Ang gusto lang niya ay makitang masaya si Tali, at mukhang masaya nga siya. Ang tanging nais ay puna ng kanyang buhay ng kapayapaan, kagalakan at pagmamahal, na sinisira siya sa anumang paraan na maaari niyang gawin. Hindi na niya hinintay na matapos ang summer, para makaalis na sila sa pinagtataguan at maipakita niya rito ang mundo. Gusto niyang gawin ito ngayon, ngunit nilinaw ni Tali na gusto niyang manatili rito hanggang sa katapusan ng summer. Gayunpaman, wala siyang pakialam kahit kaunti. Hanggat kasama niya ito, walang ibang bagay na makapagpapasaya sa kanya. Let's go swimming, tuwang-tuwang bulalas ni Tali habang nagniningning ang mga mata sa kasabikan, at walang pag-aalinlangan si Lucas na pagbigyan ng kanyang kahilingan. Binabad niya ito ng matakos sa pamamagitan ng kanyang mga mata habang itinatapon niya ang itim na overall, inilantad ang kanyang asul na two-piece swimsuit na nagpaganda sa kanyang bawat tampok at nagpatahimik sa kanya hanggang sa buto. Sa kabila ng ilang beses na niya itong nakitang ganito, hindi pa rin siya makapaniwala. Hinding-hindi siya makakakuha ng sapat sa kanya. Siya ay gumawa ng isang malakas na tili habang siya ay sumisid sa tubig, gumawa ng isang malaking splash bago lumitaw sa kanyang kasumpa-sumpa ng ngiti at mapang-akit na mga mata. Hinubad ni Lucas ang kanyang shirt at sumama sa kanya ilang segundo lamang pagkatapos, kung saan niyakap siya nito at hinalikan siya na parang wala nang babalikan. Pagbalik ko sa bahay, ako ay personal na mag-aayos ng isang paglalakbay dito para sa lahat ng aking mga kaibigan at pamilya upang ako ay mabawi sila, bulong ni Tali laban sa kanyang mga labi, ngunit sa isang mapanuksong tono. Tumawa ang dibdib ni Lucas habang inalis ang basang buhok sa mukha niya. At bibilhin mo ba ang puso ng lahat sa isang marangyang paglalakbay? Nilagay niya ang isang daliri niya sa baba na parang nag-iisip. Siguro, pero baka mas mahirap bumili ng kay Liam. Liam, isa sa mga kaibigan niya mula sa university na nakakakilala sa kanya tulad ng likod ng kanyang kamay. May oras si Tali para isipin siya, at kung gaano siya nag-alala o nasaktan sa pagkawala niya. Tiyak, makikita niya ang pahayag ng kanyang ina o ang video ng kanyang kapatid, at tiyak na nagpasya na siya kung anong katotohanan ang gusto niyang paniwalaan sa ngayon. Minsan nag-aalala siya kung paano niya sasabihin sa kanya na siya ay tumakas kasama ang kanyang childhood crush, at ngayon sila ay magkasintahan. Napakunot ang noo ni Lucas sa pagbanggit ng pangalan ng lalaking ito. Liam, yung kaibigan mo na tatakbuhin mo sa medical school. Sumimangot si Tali, hindi niya gusto kung gaano siya defensive, o kung paano niya sinabing tumakbo. Hindi ako tumatakbo sa kanya, Lucas, depensa niya, gamit ang mga air quotes. Sabay sana kami kasi why not? I doubt na umalis na siya. Ano ang plano mo para sa mga kaayusan sa pamumuhay sa sandaling umalis ka? Nagsalubong ang kilay niya sa pag-iisip, at hindi siya makapaniwalang iniisip niya lang iyon. Nagkibit-balikat siya at medyo lumayo, hindi nagustuhan ang pagbabago ng mood nito. Bigla siyang nagsisi na dinala ito. Naalala ni Tali ang gabing kinuha siya nito, nang talagang sarado siya nang una niyang banggitin si Liam at sinabi kay Lucas na inimbitahan siya nito. Siya ay nahuli sa sandali na hindi niya naisip na itikom ang kanyang malaking bibig. Ako ay titira sa campus o uupa ng apartment kasama si Liam, mahina niyang sabi, naghihintay sa pagsabog mula kay Lucas. Pero kakaiba, parang kalmado siya. Nanginig ang panga niya at parang nag-iisip. Anong school ang balak mong pasukan? David Geffen School of Medicine sa UCLA, California, naniniwala ako. Tanong niya na niluluto na niya ang plano niya. Tumango siya. Oo. Hindi nagustuhan ni Tali na naging tense ang pool day nila sa school at selos na usapan, dahil malinaw na hindi nagustuhan ni Lucas ang ideyang iyon ng pakikitira niya kay Liam. Bibilhan kita ng pansamantalang bahay sa malapit, o kung mayroon ka ng mga apartment na iniisip, sasagutin ko ang lahat ng gastos. Aalagaan ka ng mabuti at kapag bumisita ako doon tayo titira. Pero hindi kita papayagang tumira sa ibang lalaki. Hindi mo nga siya kilala, Lucas.
at pinahahalagahan ko ang iyong alok ngunit kung tatakpan mo lang ang mga gastusin ko gawa sa selos. Sa tingin mo ba ay nararapat na manirahan ka sa ibang lalaki? Kung gusto mong mag-dorm, then so be it. Sasagutin ko rin ang gastos na yan. Nagdadrama ka. Ilang taon ko nang kilala si Liam. Ngunit naiintindihan ko na maaaring mukhang nakakabagabag at hindi naaangkop kung dapat tayong manatiling seryoso, kaya handa akong muling isaalang-alang. No, you are going to reconsider, Tali. That's final. Hindi nagustuhan ni Tali ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya, kaya nakaramdam siya ng pagtatanggol. Ako ay isang grown woman, Lucas. Hindi kita ididikta kung ano ang gagawin ko o hindi. Kung may gusto kang imungkahi, walang problema yon. Ngunit hindi ko iuutos sa iyo na manirahan dito o doon. Sa isang bigong pagtatampo, siya ay matigas ang ulo na lumangoy sa kabila ng pool at hinawakan ang kanyang overall, pakiramdam ang kanyang mood para sa araw na draining. Talita, tawag ni Lucas sa kanya na nagngangalit ang mga ngipin. Huwag kang lalayo sa akin. Pero nagpatuloy siya sa paglalakad na parang hindi niya narinig. Naabutan siya nito at hinawakan ang kamay niya pagkalapit niya sa pinto. Sabi ko huwag kang lalayo sa akin. At sabi ko, huwag mo akong utusan. Nagtaas ng boses si Tali habang hinihila ang kamay mula sa bakal na pagkakahawak nito at tinitigan siya ng masama. Parehong kumabog ang kanilang dibdib nang magkaroon sila ng matinding paligsahan sa pagtitig na ang bawat isa ay nababagabag sa kanilang sariling dahilan. I will not lose you to someone else, Tali. You are mine, matigas na sabi ni Lucas. Doon niya sinabi. Sa wakas ay nagsalita na siya ng malakas. Ngunit kahit na ang mga salita ay naging sanhi ng pag-alog ng tiyan ni Tali at ang kanyang mga tuhod habang nanghihina, itinuro pa rin niya ang isang paratang daliri sa kanyang dibdib at sinabing, ako ay aking sariling tao. Hindi mo ako pagmamay-ari. Hinawakan niya ang balikat niya at tinitigan siya ng mariin sa mga mata. Huwag mo akong subukin, Talita. Don't challenge me, Lucas, she shot back with equal intensity. Pero habang tumitindi ang tingin nila sa isa't isa, mas bumibilis ang paghinga nila at palapit sila ng palapit sa isa't isa. Hindi ako magsasalita sa ganitong paraan, Tali. Huwag mo akong galitin. Itigil mo ito ngayon din. Tumagilid si Tali sa kanyang mga daliri sa paa at lumubog ng mas maraming kamandag sa kanyang boses hanggat kaya niya. Galit siya, galit na galit. Naglakas loob akong gawin mo ako, sabi niya sa nagngangalit ng ngipin, at para kay Lucas iyon ang huling draw. Sa isang bigong daing at isang hatak sa kanyang buhok, inihilig niya ang kanyang ulo patungo sa kanya, hinawakan siya palapit sa kanya at halos ibinagsak ang kanyang mga labi sa kanya. Siya ay naglakas loob sa kanya, ngayon ipapakita niya sa kanya kung sino ang pinaglalaroan niya. Napahinga si Tali sa halik habang hinahalikan siya ni Lucas. Matigas at gutom ang halik, halos galit na pareho silang lumalaban para sa pangingibabaw. Hinawakan ni Lucas ang isang kamao sa kanyang buhok, at hindi siya tumigil sa paghila para mas makuha niya ito. Sinabi ko sa iyo na huwag mo akong subukin, Tali, ungol niya habang mahigpit niyang hinawakan ang likuran niya. Napasigaw siya sa impact, ngunit mabilis na nakabawi habang humihingal siyang nakatingin sa kanya. At sinadya ko pa rin ang sinabi ko, sagot niya, sa pagkakataong ito ay tumulo ang boses niya ng mainit at hilaw na pagnanasa. Siya ay umungol, hindi nasisiyahan na hinahamon pa rin siya nito, ngunit napakahirap para sa kanya na hindi siya makapag-isip ng dalawang beses kung paano ito kasama. Sa isang mabilis na paggalaw, hinawakan niya ito sa kanyang dibdib at hinila ang mga paa nito sa kanyang baywang. Kinuha ni Tali ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at hindi nag-aksaya ng oras sa pag-atake muli sa kanyang mga labi, na ipinapakita sa kanya na hindi siya mananalo. Tinapakan niya ang kanyang paraan sa pamamagitan ng doorway at sa karagatan na view lounge. Stop it, Talita, babala niya sa huling pagkakataon. Ngunit hindi niya alam na hindi ganoon kadali iyon. Napakagat siya sa labi nito bago sinabi sa mahinang boses. Gawin mo ako, at iyon lang ang kinailangan para maalis siya. Inihagis siya nito sa sofa na ang dibdib ay bumakas sa galit at pagnanasa, pinagmamasdan siya nito habang dahan-dahan itong iniikot,
Pinagmamasdan siya na parabang siya ang kanyang biktima. Hindi nakatiis si Tali. Gusto niya siya at gusto niya siya ng masama. Si Lucas ba ay hindi sigurado sa kanyang gagawin. Siya ay tinutuya sa isang layunin lamang at ito ay gumana. Nanliit ang mga mata nito sa maliliit na hiwa habang papalapit ito sa kanya. Ito ang layunin ni Tali, nahangunan siya at saktan ang kanyang ego. Never, anito sa mababang tono habang nakatitig sa kanya. Ang init ng katawan nito ay nagdulot ng kirot sa buong pagkatao niya, na nag-aapoy sa pakiramdam na agad niyang tinanggap. Kaya ipakita mo sa akin na hindi ka natatakot. Ipakita mo sa akin na hindi ka malambot na duwag. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang pang-uuyam dahil nalaglag ang labi niya. Laban sa kanya na may huling ungol na nagpapakita sa kanya na hindi siya aatras. Gusto niyang itigil na niya ang paghahamon sa kanya para ipakita niya sa kanya. Kapag siya ay tapos na sa kanya, siya ay nasa kanyang awa at tanging sa kanya hanggang sa siya ay nasa lubos na kahabag-habag na kaligayahan, nanginginig sa ilalim niya at nagmamakaawa sa kanya para sa higit pa. Sa isang kamay ay tinanggal ni Lucas ang kanyang pangitaas na swimsuit, at ginamit ang kanyang tuhod para itapon din ang kanyang pangibaba. Agad niyang dinala ang kanyang mga daliri sa kanyang pasukan, na sinalubong ng kanyang labis na pagnanasa para sa kanya. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang marahan siyang tinutukso gamit ang kanyang hinlalaki. Umasta ka na parang napakasama at makapangyarihan, Tali. Pero hindi mo ba nakikita na nasa awa ka na? Ipinagpatuloy ni Lucas ang panunukso sa kanya sa pamamagitan ng paglapat ng daliri nito malapit sa kung saan ito pumipintig para sa kanya, at nang yumuko ito para salubungin ang ulos nito, hinila niya ang kamay nito. Nadismaya si Tali sa mga ginawa ni Lucas. Sobrang sexually frustrated. Ang kanyang mga salita ay hindi rin naging mas mahusay, at siya ay tumanggi na hayaan siyang manalo ng maaga sa kanilang maliit na laro. Sa lahat ng lakas na mayroon siya, umakyat siya mula sa ilalim niya sa kabila ng kanyang mahinang mga tuhod, at nang tumalikod ito para sunggaban siya, inipit siya ni Tali at itinapon ang kanyang mga binti sa kanya sa isang nakastradalang na posisyon. Oras na niya para maglaro. Gamit ang sarili niyang ngiti, natuwa siya sa panandaliang pagkatulala sa mukha nito nang mapagtanto niya kung ano ang ginawa niya. Mukhang nagbalik ang mga mesa, lover. Lalong lumawak ang ngiti niya at itinulak niya ang swim trunks nito mula sa baywang nito at agad na nakipag-asawa sa kanyang excited na paninigas na pumipintig sa kagyat na pangangailangan para kunin siya ng buo. Alam ni Tali na kailangan niyang bumawi sa kanya. As much as she wanted to relieve herself right there and then, it was her turn to have fun. Hindi siya kailanman nakipag-eye contact sa kanya habang dahan-dahan siyang dumudulas mula sa kandungan nito at pababa sa mga binti nito, tinitiyak na giniling niya ang sarili laban sa kanya sa loob ng ilang segundo upang akitin pa siya, na iniwan itong kumikinang mula sa kahalumigmigan nito para sa kanya. Tumuhod siya sa pagitan ng kanyang mga binti, at napansin niya kung ano ang kanyang layunin. Gustong hawakan ni Lucas ang buhok niya at ilapit muli ang labi nito sa labi niya, para lang maalis ang nakakatuwang ngiti sa mukha niya, pero hindi niya magawa. Gusto niyang gawin niya ito at hindi niya ito maitatanggi. Gusto niyang matikman siya nito. Ibinalot ni Tali ang kanyang mga payat na daliri sa paligid ng kanyang paninigas at pinadaos-dos ang kanyang kamay pataas at pababa sa kanyang kahabaan sa isang mabagal, mapanuksong galaw. Sumirit siya sa simpleng kilos at pakiramdam niya ay lalo lang siyang tumigas sa mga kamay niya. Hindi pa niya ito nagawa noon, at ang pag-iisip ay lalo siyang natuwa. Unti-unti niyang pinabilis ang kanyang lakad, pinalalim siya at tinutukso sa mga paraang hindi niya akalaing magagawa niya. Ang mga tunog na ginawa niya ay lalong nagpabasa kay Tali para sa kanya, at ang gusto lang niya ay tapusin ang nakakasakit na larong ito at kunin siya nito. Gayunpaman, nais niyang ipakita sa kanya na dapat ay may sasabihin siya sa relasyong ito. Inispoil siya at tinanong kung ano ang gusto niya, oo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng confrontation tungkol sa isang umiiral na isyu na inakala ni Lucas na alam na niya ang perpektong sagot. Hindi pinansin ni Tali ang kanyang opinyon, at nakita niya kung saan siya nanggaling at iginagalang ito. Ngunit gusto niyang ipilit ito sa kanya, at hindi niya ito nagustuhan.
Ang nakakadismaya na panunuya at pakikipagtalik ay hindi ang pinakamahusay na diskarte upang matugunan at malutas ang isyo, ngunit parehong kailangan ng kanilang katawan ang pagpapalaya upang makapag-isip sila ng malinaw. Noong una ay ang pag-aangkin ni Lucas ng pagiging possessive, ngunit ito ang naging dahilan. Wala nang balikan ngayon. Nang maramdaman ni Tali ang pag-igting ng kanyang katawan at alam niyang nasa sukdulan na siya, humiwalay siya at iniwan siyang ganap na naguguluhan at naiirita. Ang pagmumukha nito ay pumukaw ng hagik-gik mula sa tiyan ni Tali at ito ay naging dahilan upang mas lalo pang sumimangot si Lucas sa kanya. Alam niya ang ginawa niya. Sino ang nasa awa ko ngayon? Tanong niya habang umaakyat sa dibdib nito, dahan-dahang hinahalikan ang kanyang katawan. Hindi natuwa si Lucas sa kanyang ginawa, ngunit hinangaan niya ang kanyang pagpigil at diskarte. Hinalikan niya ito hanggang sa baba, bago sinalubong ang tingin nito sa bago nitong signature ng ngisi. Nanalo ako. Oh fuck this, umul ni Lucas habang hinahagod siya pataas kasama ang sarili niya. Muling sumandal ang mga paa nito sa katawan niya habang umaakyat ito sa dining table ng lounge. Siya ay yumuko sa kanya pagkatapos walisin ang lahat, pinaghiwalay ang kanyang mga binti at hindi nagpakita ng awa habang siya ay malakas na itinulak sa kanya. Napabuntong hininga si Tali habang naka-arko ang kanyang likod, at hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagbomba ng malalim at mabilis sa kanya, na paulit-ulit siyang kinuha bilang kanya habang nakasakay sa isang orgasm. Hinawi niya ang isang kamao ng buhok nito at hinila siya palapit sa kanya, dahil ang mga suntok nito ay nagdulot sa kanya ng paulit-ulit na pananakit sa kanya. Nilapit niya ang bibig niya sa tenga niya habang sumisigaw ito at umuungol sa pangalan niya. Ibang-iba ito sa lahat ng iba pang pagkakataong nagmahalan sila. Siya ay palaging banayad at mapagmahal, na nagpaparamdam sa kanya na pinahahalagahan siya sa bawat halik at ulos, habang ang kanyang mga kamay ay gumagala sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay parang pinatunayan niya ang isang punto. Nais niyang ipakita sa kanya ang isang bagay at nakuha niya ang mensahe ng malakas at malinaw. Sabihin mo sa akin na ikaw ay akin, udyok niya habang pabilis ng pabilis. Nararamdaman niya ang mga basa nitong kumukutitap hanggang sa kanyang mga hita habang umiikot ang mga mata nito at nakaramdam siya ng kasiyahan. Sabihin mo sa akin Talita, ako'y sa iyo. Siya sa wakas ay nagpapasalamat, lubos na nakadarama sa kanyang awa at lubos sa kanya. Sabihin mo sa akin na ikaw ay akin, nagawa niyang sabihin sa pamamagitan ng kanyang mga alinghin. Gusto niyang marinig itong sabihin nito. Kailangang marinig niya itong sabihin. Ako ay sayo Tali. Bumuntong hininga siya sa tainga niya. Fuck, alam mong sayo ako. Ito ay higit na ikinatuwa niya kaysa sa kanyang inaakala, at ang napakapangangilabot ng lahat ay nagtulak sa kanya sa isa pang sukdulan habang siya ay nanginginig ng marahas sa kanyang mga bisig. Napaungol si Lucas nang maramdaman niyang paparating din siya, at mabilis niyang hinugot ang sarili sa ilalim, na iwan nitong kumikinang sa kanyang timitim na pagbitaw. Hinawakan siya nito sa kanyang kandungan sa isang upuan habang pareho silang nakabangon mula sa kanilang taas, na mabibigat ang kanilang mga hininga at bumibilis ang mga puso. Kailangan kitang hamunan ng mas madalas, Lucas. Umiti si Tali sa kanya, at buong puso niya itong ibinalik bago hinalikan sa noo. Pwede mong gawin sa akin ang gusto mo, mahal ko. Ako'y sa iyo. Checkmate. Nagmamalaki si Tali nang ihinto niya ang timer, na nagpapahiwatig na nanalo siya ng isa pang laban ng chess. Kinusot-kusot ni Lucas ang kanyang mga mata, habang mapaglarong nakatitig sa kanya. Halatang-halata na si Tali ay may mapagkompetensyang espiritu, ngunit ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nandaya ka, akusasyon nito, na lumapit sa kanya. Humahagik-gik siya. Hindi ko ginawa. Ginawa mo. Ano ang sekreto mo? Bakit panalo ka pa? Dahil magaling ako. Nagkibit-balikat siya, naghaharing inosente. Hindi ko kasalanan, ang sungit mo. Mapaglarong ungol ni Lucas bago bumulong sa kanya. Namilipit siya at sinubukang tumakas, ngunit itinulak siya nito sa mainit na buhangin ng walang laman na dalampasigan, na nagpagulong-gulong sa kanya habang kinikiliti niya ang buhay sa kanya.
Natumba ang kanilang mga katawan sa mga piraso ng chess habang patuloy siyang pinahihirapan ni Lucas gamit ang kanyang mga daliri. Naninikip ang kanyang tiyan sa lahat ng kakatawa habang patuloy na lumalaban para sa kalayaan, ngunit hindi siya nagpapabaya. Aminin mo, nandaya ka, hamon niya habang galit na pinadausdas ang mga daliri sa hubad nitong tiyan. Hindi ko ginawa, natatawa niyang sabi habang sinisipa at kinurot siya. Gayunpaman, hindi siya binigyan nito ng kalayaan. Ginawa mo, giit nito habang mas kilati siya. Okay, ginawa ko na. Hingal na hingal si Tali sa lahat ng kakatawa nang tuluyan na siyang binitawan ni Lucas. Medyo matagal bago siya naka-recover, pero nang makabawi siya, si Lucas ay nakasmirk lang sa kanya. Tingnan mo, alam kong hindi ka ganoon kagaling. Pagmamayabang niya at kinuha ni Tali ang isang bote ng tubig sa basket niya habang hinahagisan siya ng mga patalim gamit ang mga mata niya. Uminom siya ng 5 malalaking lagok, hindi niya hinayaang bumagsak ang tingin niya sa kanya habang inilalagay niya ang tubig sa tabi niya. Hindi ako nandaya, pero sinabi ko lang yun para makalaya ako sa'yo. Kung sasabihin mo, nagkibit-balikat siya na may kasamang ghost smirk, nagmamahal na madali siyang makabangon mula rito. Natahimik sila saglit habang sinusuri ni Lucas ang kanyang mga email mula sa kanyang telepono. Nangako siya na hindi siya magtatrabaho ngayon, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Medyo nakasimangot siya dahil sa isang email, at mabilis siyang sumilip sa tabi niya para makita kung ano ang ginagawa ni Tali. Pinulot niya ang mga piraso mula sa kung saan nakakalat ang mga ito, kaya nagkaroon lang siya ng sapat na oras upang tingnan kung ano ang sinabi ng email. Isa pang issue mula sa kanyang general manager. Siya ay napabuntong hininga, parang hindi alam ng lalaki kung paano gawin ang trabaho niya. Oo, si Lucas ang may-ari ng negosyo, pero may tungkulin ang general manager. Gayunpaman, dinala niya kahit ang pinakamaliit na isyo kay Lucas na dapat ay nagawa niyang ayusin ng mag-isa. Sa pagpapas siya na hindi niya sisirain ang araw ni Tali, mabilis siyang nagpadala ng tugo na nagsasabi sa kanya na harapin ito. Lahat ay maayos. Tanong ni Tali matapos makita ang pagsimangot sa mukha ni Lucas. Mabilis niyang nilock ang telepono at ngumiti sa kanya. Everything is perfect mahal ko, umul niya habang umaakay pababa para saluhin ang bibig niya sa isang halik. Dahan-dahan niyang minasahe ang mga labi nito, na-appreciate niya kung paano niya agad tinanggap at reaksyon sa kanya. Napabuntong hininga si Tali sa tuwa habang inabot niya ang pisngi niya at likas niyang hinila ang buhok nito para iangat ang ulo niya para mas makuha siya nito. Maya-maya pa, nalagutan na sila ng hininga at matako na nakatingin sa isa't isa, at handa na si Lucas na paalisin ito at iuwi siya ngayon. Ngunit kasi simula pa lang ng araw at nangako siya sa kanya ng beach day, hindi beach hour. At saka, kung hindi nila ma-enjoy ang mga oras na tulad nila sa isa't isa nang hindi ito laging humahantong sa pagtatalik, nagkakaroon lang sila ng lustship, hindi relationship. Nalalanta ang pagnanasa, ngunit ang pag-ibig ay magpakailanman. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano kaganda ang mga mata mo kapag hinahalikan kita? Halos pabulong na sabi ni Lucas habang buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Humahagik-gik si Tali, hindi. Ngunit ito ay isang bagay na maaari kong masanay. Tapos na, bulong niya habang isinubsob ang ulo para muling halikan, ngunit naputol ang ingay ng ringtone nito. Tinanggihan niya ang tawag ng hindi man lang tinitingnan kung sino iyon, dahil alam niyang trabaho iyon o si Mrs. Garcia. At wala na si Mrs. Garcia para bisitahin ang kanyang pamilya, kaya alam niyang hindi siya iyon. Pinagpatuloy niya ang paghalik kay Tali ng dahan-dahan ngunit muling tumunog ang kanyang telepono, at muli. Kunin mo na, napabuntong hininga si Tali habang hinihila. Pero dahil matigas ang ulo ni Lucas, umiling siya bilang pagtanggi. Maaari silang maghintay, pero hindi sila titigil, giit niya habang kinukuha ang telepono at iwinagayway ito sa harap ng mukha nito. Katulad ng naisip niya, ang general freaking manager. Paanong 2 beses na ang edad ng lalaking ito? Napabuntong hininga, kinuha niya ang telepono mula sa kanya at tinitigan siya nang may paghingi ng tawad. Ayos lang, isang tawag lang. Paniniguro ni Tali sa kanya, mabilis na hinalikan ang mga labi bago niya sinagot ang tawag.
Nagbaka sakali siya ng ilang di pa ang layo sa bukas na dalampasigan habang may kausap siya sa telepono. Madalas na humahagik-gik si Tali kapag kinukurot niya ang tungki ng kanyang ilong, pagkatapos ay may tahol siya sa taong nasa linya. Hindi niya maiwasang humanga kung gaano ito ka-sexy sa tono ng dibdib at mga braso na hubad sa lahat ng damit, kumikinang sa init ng araw habang hinahampas siya nito. Mapanganib na nakasabit ang kanyang beach shorts sa kanyang baywang, at kahit nakaharap siya sa bukas na dagat, kitang-kita niya ang simoy ng hangin sa kanyang maikling buhok habang itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang kumuha ng litrato, at ginawa niya yon. Mukha siyang model at hindi man lang sinusubukan. Kumuha si Tali ng marami nang hindi niya napapansin, at pagkatapos ay naglaan siya ng ilang sandali upang tingnan ang bawat isa. Ang walang laman na beach bilang isang background ay nagbigay sa mga larawan ng isang perpektong touch, at siya ay mabilis na tumalikod kaya ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, at kinuha ang selfie ng kanyang sarili sa kanya sa background. Perpekto. Nakangiti ng malawak sa larawan na parang 1,000,000 peso, itinago niya ito bilang screensaver niya habang nagbubuga siya ng ubas sa kanyang bibig. Pinuno siya ng malamig na umaga ng payapa habang pinapanood niya ang mahinang pagbagsak ng tubig sa baybayin habang ang mga alon ay humahampas. Matapos makasama si Lucas ng halos 1 buwan, hindi na namalaya ni Tali na hindi pa siya nakakapunta sa beach, at literal na nahuhumaling siya sa mga beach. Gayunpaman, naalala niya na hindi sila masyadong lumalabas dahil sinusubukan pa rin nilang itago siya hanggang sa umuwi siya. Kaya't ang mga normal na bagay na ginagawa ng mga mag-asawa tulad ng pagpunta sa isang dinner date, pagpunta sa petting zoo at pagsama sa isa't isa sa grocery shopping ay kailangan lang maghintay. Pero kahit kailan ay hindi siya naiinip o pinaramdam ni Lucas na parang nawawala siya. Lahat ng ginawa nilang magkasama sa bahay niya ay mas maganda kaysa sa mararanasan ni Tali kung lalabas sila. Gayunpaman, alam ni Lucas ang beach na ito at dahil sa lokasyon nito, halos walang pumupunta dito. Kaya naisip niya na ito ang perpektong lugar para dalhin siya at 1 milya lang ang layo nito sa bahay niya sa timog. Literal na nakikita nila ang kanyang mansyon na nakaupo sa dalampasigan mula sa kinaroroonan nila sa dalampasigan. Napakaganda ng lahat. Sa sobrang lakas ng loob na gawin niyon, kinuha muli ni Tali ang kanyang telepono at ni-record ang kanyang pang-araw-araw na tala, dahil wala siyang oras para gawin ito ngayong umaga. Day 29. Maniniwala ka ba? 29 days and I'm already whipped. Mayroon pa tayong 1 buwan na natitira, at hindi ako makapaghintay na gugulin ang bawat pagdaan ng segundo nito kasama si Lucas. Oo, natrap niya ang puso ko na walang balak na ibalik yon. 29 na araw ay hindi kailanman nadama ng ganoon kahaba. Ngunit hindi ko na ito babawiin kahit 1 sandali. Ngayon ay nasa beach ako, ang paborito kong lugar sa mundo. Napakaganda at payapa, at ako at si Lucas lang ang nandito. I got a few seconds to record my log, since busy siya sa 1 work call. Alam kong dapat ay iniistorbo ako nito, ngunit ang kakaiba ay hindi. Hinahangaan ko kung paano niya ginagawa ang mga bagay-bagay, lalo na ang kanyang negosyo. Hindi ako makapaghintay upang makita kung saan tayo dadalhin ang buhay na ito. Siguro ititigil ko ang mga log na ito sa katapusan ng buwang ito, na 2 araw na lang, dahil paulit-ulit na lahat ang mga log ko ngayon. Ang nagsimula bilang 1 libro ng reklamo na gagamitin laban kay Lucas, ay naging kwento ng pag-ibig ng relasyon na aming binuo. Ang alam ko lang, handa akong makita ito. Babalik siya ngayon. Magre-record ulit ako bukas. Naayos na ba ang lahat? Inosenteng tanong ni Tali habang tinatago ang phone niya. Hindi pa rin alam ni Lucas ang kanyang mga log at binalak niyang basahin ito sa kanya balang araw. 1 araw. Walang dapat ipag-alala. Nagkibit-balikat siya, at nakita ni Tali na siya ay tunay. Hindi niya tinago ang mga bagay mula sa kanya, at nagustuhan niya yon. Kapag may nangyaring masama sa kanyang negosyo, sasabihin niya ito sa kanya sa halip na itago ang lahat ng bagahe sa kanyang sarili. Nagustuhan ni Tali na sinabi niya ang mga bagay sa kanya. Palagi namang ganyan, kahit noong mga bata pa sila.
Natatandaan mo ba noong panahon na iyon sa kampo, noong nahuli akong umaakyat sa puno ng mangga? Bahagyang napatawa si Tali sa naalala habang nagningning ang mga mata ni Lucas sa sandaling iyon. Oo, sinabi sa iyo ng direktor na kapag ginawa mo ito muli, pauwiin ka nila. Pero gusto ko ang mangga na iyon, patuloy niya. Kaya inakyat mo ito para sa akin at nahuli ka rin, ngunit noon ay pumitas ka na ng prutas at bababa na. At saka ako nahulog dahil hindi ko alam ang unang bagay tungkol sa pag-akyat ng mga puno. Humagalpak sa tawa si Lucas, at sumunod naman si Tali. Sa sandaling ito ay isang malungkot na araw, ngunit ngayon ito ay parehong cute at masayang maingay. Hindi mahalaga, dahil nakuha mo ang prutas na gusto mo. And it was hella delicious too. Napasinghap siya sa sarap sa alaala. Ipinulupot niya ang braso nito sa kanya at hinila sa kanyang dibdib habang nakayakap ito sa kanya sa ilalim ng malaking payong sa dalampasigan. Noong ipinadala tayo sa silid ng parusa, sinabi mo sa akin na ipagsapalaran mong umakyat sa anumang puno gaano man kataas o gaano karaming problema ang iyong papasukin, basta ito ay magpapasaya sa akin. Hindi ako makapaniwalang tinago ang lahat ng mga alaalang ito, bulong niya na may maliit na ngisi sa kanyang mga labi. Si Lucas ay siniil ng halik sa kanyang noo bago muling nagsalita. At sinadya ko pa rin ang bawat salita. Ang kanyang puso ay lumukso sa wagas na kaligayahan habang pinipigilan niya ang kanyang mga mata. Paano siya naramdaman ng isang lalaki? I love you Lucas, bulong niya, at natigilan si Lucas sa malambot na salita. Iyon ang kauna-unahang sinabi nito sa kanya ng malakas at ito ang nagbigay sa kanya ng pinakamasarap na pakiramdam kailanman. I love you too Talita. You are my light, lalong humigpit ang mga bisig nito sa kanya habang pinahahalagahan nila ang pagsasama at yakap ng isa't isa. Ang mga sandaling tulad nito ay nagnanais kay Tali na manatili siya rito magpakailanman, sa Paradise Island kasama ang lalaking mahal niya. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang realidad sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nakakatuwang pahalagahan ang maliliit na sandali na ito. Sa sobrang kilig nila sa isa't isa ay hindi na nila namalayan na may ibang tao na pala sa dalampasigan. Si Lucas ang unang nakapansin sa pagtakbo ng binata palapit sa kanila. Naalerto rin si Tali ng naninigas niyang kalamnan, at sinundan niya ng tingin ang lalaking tumatakbo sa direksyon nila. May earphones siya sa tenga niya pati na rin damit pang exercise. Gayunpaman, sa kabila ng nakatutok na estado ng lalaki, hindi mahirap mapansin na ang ibang tao ay nasa karaniwang walang laman na beach. At nang matagpuan ng kanyang mga mata si Tali, bigla itong sumimangot. Tinapon ang earphones, nag-jogging siya palapit sa mag-asawa at lalo lang humigpit ang hawak ni Lucas kay Tali. I'm sorry for intruding, sabi ng lalaki, hindi umaalis kay Tali ang mga mata. Pero naniniwala ako. Parang hindi niya alam kung saan niya ito nakita noon, at gusto ni Tali na manatili ito sa ganoong paraan. Hindi mo ako kilala, sagot niya, sinusubukang maging magalang, ngunit ang boses niya ay parang. Umalis ka na please, tumiwanag ang mukha ng lalaki at nanlaki ang mga mata sa realisasyon nang sinimulan niyang ilabas ang kanyang telepono. Ikaw kasi nawawala ka, mukha ba siyang nawawala? Putol ni Lucas, biglang inis ng lalaki. Umiling siya habang nagsimulang mag-dial ng numero, ngunit nasa paanan niya si Tali at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. Makinig ka sa akin buddy, aalis ka at makakalimutan mong nakita mo ako. Kung nawawala ako, wala ako ngayon dito. Ngayon tumakas ka na. Inamin ni Tali na hindi ito katulad niya. Karaniwan siyang tahimik at maamo pagdating sa mga tao. Ngunit nailagay niya siya sa maling paa. Kung tatawag siya ngayon tungkol sa kanya, iyon ay magpapatalo sa kanya ng isang buong buwan kasama si Lucas. Ito ay medyo makasarili sa kanyang isinasaalang-alang ang kanyang pamilya, ngunit siya ay hindi handa. Mukha namang natigilan ang lalaki pero kalaunan ay tumango siya at umalis na parang hindi niya nakita. Ikaw ay isang malakas na maliit na bata, ikaw ba? Tinakpan ko na alam mo ba? Napangiti si Lucas, gustong gusto kung paano siya nangako. Nagkibit-balikat siya, enjoy na lang natin ang natitirang araw natin okay. Wala nang distractions, bumulong siya, kinuha ang kanyang mga labi sa kanya muli.
Ngunit kakaiba, isang siko sa kanyang tiyan ang nagsabi sa kanya na ang problema na naghihintay sa kanya sa bahay ay pumasok sa kanyang paraiso na isla at nakahanap na lamang ng paraan upang mamulaklak. Ang mainit na sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Tali habang nakaupo sa malamig na balkunahing nakadikit sa kanyang silid. Pinagmasdan niya ang tubig sa ilalim ng kanyang paggulong sa lahat ng malakristal nitong kagandahan habang bumagsak ito sa mga bato sa baybayin. Tila isang perpektong araw upang mag-almusal sa balkunahe. Napagtanto niya kung gaano niya kagusto ang nasa balkunahe, kung sa kanya man iyon ni Lucas. Kaya, nang ang hangin ng dagat ay kumatok sa kanyang mga bintana at ginising siya kaninang umaga, alam niyang kailangan lang niyang kumain doon. Inihanda ni Mrs. Garcia ang paborito niyang pagkain, dahil wala si Lucas sa bahay at nalulungkot siya. Napakabait na babae ni Mrs. Garcia, at sa kabila ng mga tanong tungkol kay Tali, palagi niya itong tinuring na parang anak. Pinahahalagahan nila ang isa't isa sa kakaibang paraan. Hindi man sila gaanong nag-uusap, hindi naging strained ang kanilang relasyon alang-alang kay Lucas. Sa huling paghigop ng kanyang kape, tiningnan ni Tali ang oras sa 11 pagkakataon mula nang magising siya. Bago umalis si Lucas kagabi, ipinalam niya sa kanya na babalik siya ng 10:00 kinaumagahan. 39 minuto pasado 9:00 ng umaga. 20 minutes na lang, at tapos kayakap na naman siya ni Lucas. Upang magpalipas ng oras, nagpa siya si Tali na manood ng isang episode ng paborito niyang palabas sa TV. Nakaupo sa kanyang hindi pa naayos na kama, binuksan niya ang malaking TV na nakapatong sa kanyang dingding kung saan napagtanto niyang umuusad na ang palabas. Pinananatili siyang abala ng hindi bababa sa isang oras bago niya napagtanto na magsisimula na ang 3rd yugto, at wala pa ring palatandaan si Lucas. Nakakunot ang noo, nagpa siya siyang gamitin ang telepono sa bahay para tawagan siya. Siguro siya ay medyo masyadong busy, ngunit siya lamang ang kanyang company dito. Si Mrs. Garcia ay mahusay na kasama, ngunit halos hindi siya nagsasalita ng Ingles. Ang dalawa ay nakapagpalitan lamang ng napakaraming salita hanggang sa magkabisa ang language block. Habang humihikab si Tali mula sa kama, narinig niya ang paglusong ng mga gulong sa maruming kalsada sa ibaba, at tumakbo siya patungo sa kanyang bintana na parang sabik na bata na naghihintay sa kanyang mga magulang na umuwi mula sa trabaho. Gaya nga ng inaasahan niya, isang pamilyar na Lamborghini ang humarang sa bahay at naramdaman ni Tali ang pag-aapoy ng kanyang tiyan sa tuwa. Alam na alam niyang nakapajama pa siya, ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagtakbo sa hagdanan, halos madapa ng makasalubong niya ito sa pintuan. Bahagya siyang nakita ni Lucas na paparating nang ilusad niya ang sarili sa kanya na medyo nauntog nang mahawakan siya nito sa kanyang mga braso. Gayunpaman, mabilis itong nakabawi at ipinulupot ng mahigpit ang mga braso sa kanya habang ang mga paa nito ay pumulupot sa kanyang baywang. Ibinaon niya ang ilong sa leeg nito habang yakap-yakap siya nito sa likod. Tuwang-tuwang pinagmamasdan ni Mrs. Garcia mula sa sulok ng pasilyo na patungo sa sala. Kilala niya si Lucas sa buong buhay niya, at hindi pa siya nakakita ng taong nagpapasaya sa kanya ng ganito. Malaki ang ngiti sa mukha ni Lucas habang nakayakap sa babaeng mahal niya. Ito lang ang gusto niya para sa kanya. Kahit na makalipas ang maraming taon, nasiyahan si Mrs. Garcia sa kagalakan na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan. Iniwan ang dalawang lovebird dito, bumalik siya sa kusina para maghanda ng lunch. I missed you, bulong ni Tali, hindi pa rin inaalis ang ulo sa leeg nito habang yakap-yakap siya nito ng mas mahigpit. I missed you more, Tali. Hindi ako makatulog, alam kong napakalayo ko sa'yo. Humahagik-dik si Tali bago inalis ang ulo sa leeg nito na may mapaglarong kislap sa mga mata. So ano ang gagawin natin kapag wala ako sa medical school? Napaungol si Lucas na parang ayaw na niyang isipin. Magiging walang tulog na lang ako tuwing gabi, biro niya habang lumulukso ito mula sa kanyang baywang. Nawala ang tawa nila habang kasama niya itong umaakyat sa hagdan at papunta sa kwarto niya. Tiningnan niya ang kanyang pajama bago muling sinalubong ng tingin. Kakalabas lang ng kama, medyo humahagik-gik siya. I'll go get change, sabi niya at tumango siya.
Hinalikan ni Lucas ang kanyang noo bago pinagmasdan ang kanyang maliit na frame na umalis. Sobrang namiss niya ito kahit wala pang 24 na oras. Kailangan niya itong malapit. Kinahangad niya ang kanyang kalapitan, at nagpainit sa kanyang puso na malaman na ganoon din siya. Nakakapagod ang meeting kasama ang board of directors, pero ang huling bagay na gusto niyang gawin ay matulog. Sinubukan niyang umidlip sa eroplano, dahil gusto niyang makabawi sa mga nasayang na oras kasama si Tali. At iyon nga ang gagawin niya. Sinimulan niyang tanggalin ang kanyang mga butones para magpalit ng mas komportable habang nagrereklamo ang kanyang tiyan sa gutom nito. Hindi pa malapit ang tanghalian, ngunit sigurado siyang may makakain si Mrs. Garcia bago ang lunch. Binuksan niya ang kanyang drawer para kunin ang isang puting t-shirt nang may pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pink na ribbon ang maayos na nakaupo sa sulok ng kanyang drawer, pinupuno ang kanyang mga iniisip ng mga alaala ni Tali at kung paano sila nagkakilala. Ito ang mismong ribbon na hinugot niya sa kanyang buhok at ibinalot sa kanyang nabugbog na tuhod noong nasa kampo sila noong mga nakaraang taon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang pinadadaanan niya ito ng daliri. Sinong mag-aakala na makalipas ang 16 na taon, makikita nila ang isa't isa sa pinakamagandang paraan kailanman. Ibinalik ni Lucas ang ribbon sa pwesto nito bago hinila ang t-shirt sa ulo niya. Aalis na sana siya para pumunta sa kwarto ni Tali, pero may napansin siyang kakaiba. Isang bagay na hindi karaniwan. Sa di kalayuan, natatanaw niya ang tatlong sasakyang papunta sa direksyon ng kanyang bahay sa pamamagitan ng kanyang bintana. Ngunit habang papalapit sila, napansin niyang hindi lang basta-bastang sasakyan ang mga ito. Sila ay mga sasakyan ng pulis. Pulis. Sino ang tumawag ng pulis? Pwede ba? Hindi. Mabilis niyang ipinilig ang ulo, inalis ang pag-iisip bago pa ito magpahayag. Lahat ng ibinahagi nila simula noong tinanggap siya nito ay hindi maaaring gawa. Gayunpaman, hindi niya kayang labanan ang takot at pag-aalinlangan na bumabalot pa rin sa kanya. Ang pagdududa na iyon na kumukuha sa kanya tuwing gabi kapag hindi ito natutulog sa kanyang mga bisig. Sinabi sa kanya ng kanyang mga doktor na ang kanyang kondisyon ay mas matakot sa pagtanggi at pag-abandona kaysa sa karaniwang tao, at hindi niya nakitang nangyari ito hanggang sa dumating si Tali sa kanyang buhay. Kahit na araw-araw niyang pinapakita sa kanya kung gaano niya ito kamahal, hindi niya napigilan. Gayunpaman, nagpasya siyang mag-isip ng positibo habang bumababa siya. Malakas na kumanta ang doorbell sa buong silid nang marating niya ang pinto, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa paghila nito na buksan. Kailangan niyang malaman kung bakit sila naroon. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang masungit na lalaki na may kasamang 5 sa kanyang likuran. Lahat sila ay nakatingin sa kanya nang walang ekspresyon ang mukha, kaya ginantihan ni Lucas ang emosyon. Maari ba kitang tulungan? Tanong niya habang nakasandal sa frame ng pinto. Nilinis ng opisyal ang kanyang lalamunan bago nagsimula. Good morning, sir. We have reasons to believe na may nawawalang babae sa bahay na ito at... Ano ang nagpapaniwala sa iyo? Pinutol siya ni Lucas, nakakagulat na pinapanatili ang kanyang boses at mukha upang hindi ibigay ang kanyang sarili. Ang opisyal ay hindi mukhang humanga sa pagkagambala, ngunit sumagot pa rin. Nakatanggap kami ng report tungkol sa babaeng nakita malapit dito. Kailangan naming magsagawa ng masusing paghahanap sa ari-arian. Ang saksi ay tiyak at sigurado. Tinaasan siya ni Lucas ng perpektong naka-arco na kilay. You can't do that. This is private property. Mayroon kaming warrant. This is an ongoing investigation. Siguradong-sigurado ang ina ng dalaga na ang anak niya ay inagaw. Narinig ko, bulong ni Lucas habang tinatapos ang kanyang pahayag, nakakuyom ang kanyang pangahabang hawak ng opisyal ang piraso ng papel na maaaring sumira sa kanyang buhay sa sandaling ito. Ang huling bagay na gusto niyang gawin ay papasukin sila, ngunit wala siyang pagpipilian. At saka, kung tumanggi siya, mas lalo silang magalit sa kanya. By all means, go ahead, alok ni Lucas kahit iyon na ang huling gusto niyang sabihin. Dapat ang lalaking iyon mula sa dalampasigan, naisip niya. Dapat ay siya iyon.
Siya lang ang nakakita kay Tali, at nakakapagtaka na makalipas lamang ang 4 na araw, nasa bahay na niya ang mga pulis. Hindi pwedeng nagkataon lang. Nag-iisa lang ang bahay niya rito ng milya-milya, kaya tiyak na sigurado ang nakasaksi na ito ang tinutuluyan ni Tali. Kahit na tinawagan ni Tali ang kanyang pamilya at sabihin sa kanila na hindi siya kinidnap, kumbinsido pa rin ang kanyang ina na siya yon. Iyon lang ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang imbestigasyon. Kung hindi, ibinagsak nila ito. Tumabi si Lucas nang pinapasok niya sila, tahimik na nagdadasal na wala si Tali kahit saan. Hindi ito maaaring magtapos sa ganitong paraan. Hindi lang pwede. Narinig niya ang pagdating nila. Narinig ni Tali ang mga yabag na papaakyat sa hagdan na parang isang makapangyarihang hukbo na handang habulin siya palayo sa paraiso. Nakita niya nang paakyat sila sa bahay sa pamamagitan ng bintana ng kanyang banyo, at alam niyang hindi ito magiging maganda. Paano nila nalaman na naroon siya? Obvious naman na nandyan sila para sa kanya. Pero paano? Hindi mahalaga. Alam niyang kailangan niyang itago. Kung narito sila, nangangahulugan iyon na pinaghihinalaan nila si Lucas, at ang makita siya sa bahay ay hindi magbubunga ng magagandang resulta para sa kanya. Kung naniwala lang sana ang mama niya na hindi siya kinidnap, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Kahit na sila ay nasa isa pang isla ng Batangas, ang balita ay hindi lamang nanatili sa loob ng Manila, ngunit ito ay kumalat sa lahat ng mga network ng Batangas String, kabilang ang Verde Island. Nagmamadaling pinatay ni Tali ang anumang bagay na maaaring magbigay ng isang tao sa silid. Gumamit siya ng bath towel para mapunasan ng galit ang tubig sa shower na katatapos lang niya. Ang pulis ay hindi tanga. Ang shower ay hindi lamang tumakbo sa sarili, at ang silid na ito ay mukhang hindi kay Lucas. Hindi niya alam kung sinabi niya sa kanila na namuhay siyang mag-isa o hindi, ngunit hindi niya maaaring kunin ang pagkakataon. Sa pagmamadali, itinulak ni Tali ang kanyang laptop sa ilalim ng kama at inayos ang mga kumot upang ang kama ay tila hindi nagamit. Inilagay niya ang remote ng TV nang maayos sa nightstand na parang hindi ito nahawakan, at hinila ang lahat ng mga kurtina sa mga bintana at pintuan ng balkonahe upang ilabas ang lahat ng pagkakaroon ng buhay mula sa silid. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang telepono at nagkulong sa kanyang napakalaking closet. Sa kabutihang palad para sa kanya, maaari itong mailock mula sa loob. Sana hindi nila ipilit si Lucas na buksan ito, o kung hindi, ito ay isang patay na ipamigay. Nakayuko si Tali sa dulong bahagi ng maliit na silid, tinitiyak na hindi siya masilip habang naghihintay. Lumipas ang mga minuto, at naramdaman nila na ilang oras bago ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nakakuha ng atensyon niya. Naninigas siya at nagpipigil ng hininga, na para bang ang mismong tunog ng kanyang paghinga ang magdudulot sa kanya para madiskubre siya. Naririnig niya ang tunog ng mga pananahimik na boses habang nagsampa at isa sa pamilyar na nakilala niya. "This is a woman's room," sabi ng isang banyagang boses habang lumalampas sa closet. "Oo, oh, itinatago ko ito para sa aking mga bisitang babae sa tuwing mayroon ako sa kanila," paliwanag ni Lucas, na walang kahit anong pag-aalala kumpara kay Tali na nagkakaroon ng panic attack. Ang mga sinabi ni Lucas ay nagdulot din ng panibagong damdamin sa kanyang dibdib na kinilala niyang selos. Babae na panauhin. Sinubukan ng kanyang subconscious na gumawa ng malaking bagay dito, ngunit kailangan niyang patuloy na paalalahanan ang sarili na kailangan lang niyang gawin itong kapanipaniwala. Hindi man lang siya tumira dito ilang buwan na ang nakalipas. Tiyak na ang silid na ito ay hindi kailanman pag-aari ng sinuman. "We're all clear, boss," isang bagong boses ang nagsalita, at si Tali ay natuwa sa loob hanggang sa marinig niya ang pagsara ng lock ng pinto. "Hold on." Nagpatuloy ang dumadagandong habang sinubukang buksan ng opisyal ang pinto. Lalong lumala ang nerbiyos ni Tali habang pinikit ang kanyang mga mata. Alam na alam niya na ang pinto ng closet ay nakalock mula sa loob, ngunit ang paraan ng pag-twist ng lalaki sa lock ay nagpapaniwala sa kanya na talagang magtatagumpay na masira ito. "Matagal nang nakalock yan," bored na sambit ni Lucas. "Dapat akong kumuha ng isang tao na pumunta at tingnan ito. Hindi ito matitinag."
Maya-maya pa ay tumigil ang kalampag na parang binili nila ang teorya ni Lucas tungkol sa nakalock na pinto. Well, I guess we're all cleared to go then. Pwede ba kitang ihatid sa kabilang kwarto? Tanong ni Lucas habang papalayo ang mga boses. Nagpakawala ng hininga si Tali na kanina pa niyang pinipigilan nang marinig ang tunog ng pagsara ng pinto ng kwarto niya. Magaling si Lucas, masyadong magaling kung siya ang tatanungin mo, pero hindi mahalaga. Nanatiling cool siya kahit alam na alam niya na si Tali ay malamang na nasa closet, at ang katahimikan na iyon ang nagpigil sa kanya na maghinala. Nakahiga si Tali sa kanyang likod habang pinapabagal niya ang kanyang puso. Malapit na iyon. Masyadong malapit iyon. Dahil ang mga pulis ay nagsusumikap na mahanap siya, maaaring kailangan lang niyang maging maalalahanin, iwanan ang kanyang makasariling pagnanasa at talagang umuwi ka agad. Tsaka, baka nag-aalala pa rin ang kanyang kawawang ina, ang kanyang mama. Pinipigilan niya ang kanyang mga iniisip tungkol sa kanyang pamilya, dahil ayaw niyang makonsensya sa pagpapahirap sa kanila habang siya ay lumalayo sa lalaking pinapangarap niya. Hindi siya sigurado kung makakarating siya sa katapusan ng summer. Mayroon pa silang 29 na araw bago siya nakatakdang umuwi, ngunit baka kailangan lang nilang putulin ito. Masyadong malapit ang mga pangyayari ngayon. Matapos ang tila walang hanggan, muling binuksan ang pinto ng kanyang kwarto, ngunit sa pagkakataong ito ay isang paa na lang ang pumasok. Tali, pwede ka nang lumabas. Ang kalmado at nakapapawing pagod na boses ni Lucas ay umalangaw-ngaw mula sa likod ng pinto habang mahinang kumatok. Napatayo si Tali at mabilis na tinungo ito. Kailangan niya itong hawakan. Masyadong nakakatakot ito para sa kanya. Binuksan niya ang pinto, binagsak niya ang sarili sa dibdib nito habang hawak niya ito habang buhay. Ang mga braso ni Lucas ay pumulupot sa kanyang maliit na frame on instinct habang naglalagay ito ng matagal na halik sa kanyang noo. I'm sorry, kinailangan mong pagdaanan yan, bulong niya na nag-uumapo sa panghihinayang. Ayos lang. Natakot lang ako na maagaw ako sa'yo ng maaga. Hinawakan niya ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay at itinuon ang kanyang tingin sa kanya. Hinding-hindi ka maaalis sa akin. Sisiguraduhin ko. Okay. Pasimpleng tumango si Tali bago muling isinubsob ang ulo sa dibdib nito. Nais niyang sabihin sa kanya na marahil ay dapat nilang isaalang-alang ang pag-ikli ng buwan, at hindi niya alam na ganoon din ang iniisip nito. Gayunpaman, pareho silang hindi nais na biguin ang isa, kaya't itinago nila ito sa kanilang sarili, nagpa siya na ilabas ito sa ibang araw kapag natapos na ito. Akala ko ikaw yon, pag-amin ni Lucas sa mahinang boses habang inaakay sila sa kama at hinila siya sa kandungan nito. Siya ay umayos sa kanyang kandungan ayon sa ugali habang nakatingin sa mga mata nitong tsokolate na may pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Napalunok si Lucas, nakaramdam ng hiya at hiya na pinagdudahan pa siya nito. Akala ko ikaw ang tumawag sa kanila. Well, hindi ako naniwala, pero sumagi sa isip ko ang pag-iisip. Hindi alam ni Tali ang mararamdaman, ngunit hindi siya nagalit o nainis. Si Lucas ay nag-iisa sa buong buhay niya, at ang pagkakaroon niya ni Tali ay ang pinakamagagandang araw ng kanyang 25 taong buhay. Ang mga kondisyon kung saan siya nagkaroon siya ay hindi ang pinakamahusay o pinakanormal, at pareho silang nasa isang mahirap na lugar kasama ang mga mahal sa buhay at ang batas. Naiintindihan niya na natatakot siya. Tumalangoy pa rin sa mga mata niya ang takot na iwan siya nito minsan kahit hindi niya namamalayan. Ito ang dahilan kung bakit alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa kanya. At anuman ang hinaharap, sila ay laging may isa't isa. Dahil hinding-hindi siya nito iiwan. Hindi sa buhay na ito o sa susunod. Kahit nasubukan ng mga awtoridad o ng kanyang pamilya na paghiwalayin sila, ito ay hindi mangyayari. Sama-sama nating haharapin ang mundong ito, okay? Hinding-hindi ka mawawala sa akin, sabi niya sa pananahimik na tono sa lahat ng mayroon siya. I love you. I love you too. Ipinatong ni Lucas ang kanyang ulo sa kanyang dibdib habang marahang sinusuklay ng kanyang mga daliri ang kanyang buhok. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit iyon ang kailangan nilang dalawa.
Isa sa alang-alang ko ang therapy, muling narinig ang boses ni Lucas, na hinihila pabalik si Tali mula sa kung ano mang iniisip niya. Ano? Gusto kong maging pinakamahusay na bersyon ng aking sarili para sa iyo, Tali. At para magawa yon, kailangan kong matutunan man lang kung paano kontrolin ang aking BPD o alisin ito. Magpapabook ako ng session lingguhan para sa natitirang bahagi ng aking buhay kung kailangan ko, kung ang ibig sabihin nito ay mapapanatili kitang masaya. Ayokong pagdudahan ka o pagdudahan tayo dahil sa napaatras siya habang hindi na sigurado kung paano tatapusin, ngunit malinaw na naunawaan ni Tali. Na may isang tango at isang maliit na ngisi, hinawakan niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at naglagay ng isang matamis, matagal na halik sa kanyang mga labi. Pinasaya mo ako, Lucas. Ngunit natutuwa akong handa kang gawin ang hakbang na ito. Paano mo ito gagawin? Mahinang tanong ni Lucas. Ano? Patawarin mo ako sa nagawa ko, at manatili ka sa tabi ko kahit na hindi ako karapat dapat sayo. Lalong ngumiti si Tali sa kanya, marahang hinalikan ang ilong nito bago muling nagsalita. Everybody deserves love, Lucas, and despite what you think you've done, you deserve mine. Pero, nilagay niya ang daliri niya sa labi niya para patahimikin siya, saka dahan-dahang hinila iyon para halikan siya. No more talking, bulong nito sa kanya habang tinutulak siya pababa sa kanyang kama. No more talking, pagsang-ayon niya, walang iba kundi pasasalamat at paghanga sa babaeng kayakap niya. Ganito ba katagal ang mga meeting ng board? Mahigit isang oras na si Tali sa waiting room, pero hindi pa rin ito natatapos. Kasalanan niya ang pagpipilit na dalhin siya ni Lucas sa opisina kasama niya, sa kabila ng mga panganib. Gayunpaman, sila ay medyo maingat hanggang ngayon. Si Tali ay nakasuot ng cashmere black dress at silver heels, na ang kanyang ulo ay nasa ilalim ng manipis na black shawl at dark sunglasses. Siya ay halos hindi makilala, at napagtanto niya na walang tumitig ng matagal upang mapansin. Lahat sila ay tila natakot sa presensya ni Lucas, kaya kadalasan ay nakayuko ang kanilang mga ulo. Bakit siya nagpumilit na samahan siya sa trabaho? Wala siyang clue. Pero ayaw niyang mag-isa sa bahay ngayon, lalo na't araw ng grocery, kaya nasa labas si Mrs. Garcia sa pamimili. Nag-drawing si Tali sa isang pirasong papel habang naghihintay sa silid. Tiniyak sa kanya ni Lucas na ito lang sana ang oras na maglalayo sila sa isa't isa. Kung hindi, mananatili sila sa kanyang opisina, kung saan hindi sila maaabala. Nagpasya siyang manatiling matyaga. Kung tutuusin, parang isang oras lang. Pagkatapos ng insidente noong nakaraang linggo sa pulis, napagtanto niya na mas naging malapit sila. Nagpunta si Lucas sa kanyang unang sesyon ng therapy, na hindi niya nagustuhan ngunit nanatiling nakatuon upang mas gumaling siya. Ang makasama si Tali ay isang proseso ng pagpapagaling sa sarili nitong paraan, ngunit kailangan niya ng isang panlabas na pagtulak mula sa isang tao, at ang isang tao na makikita niya tuwing Friday at 4. And the cow jumped over the moon. Bulong ni Tali, gumuhit ng isang gasuklay na buwan at isang kakaibang hugis na baka na lumilipad sa ibabaw nito. Ang imahe ay pumukaw ng tawa mula sa kanyang dibdib habang binabaligtad niya ang papel upang magsimula ng isang bagong pagguhit, ngunit ang dobleng mga pinto ay bumukas, halos nakaluhod siya sa ilalim ng mesa hanggang sa nakita niyang si Lucas iyon. Ako lang, kumalakhak siya habang sinasara ang pagitan nila at agad siyang niyakap na parang ilang buwan na niyang hindi nakita. Hindi nag-aksaya ng oras si Lucas sa pag-angkin din ng kanyang mga labi, hinalikan siya ng labis na pananabik at pagsinta na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Paano natapos ang meeting? Bulong ni Tali sabay alis nila, magaan pa rin ang ulo at malabo sa halik. It was good. We're expanding, baby. Oh, bagong bansa, Fiji, sagot niya, at tumaas ang kilay niya sa gulat. May biyahe ako doon ngayong taglagas, at isasama kita. Natuwa si Tali sa naisip lang, ngunit agad na kumunot ang noo niya nang may maalala siya. Papasok na ako sa school. Isang daliri lang sa baba niya ang kailangan para idirekta ang tingin nito sa kanya, at mabilis niya itong hinalikan na nakasimangot. Pupuntahan kita at ihahatid kita doon. Kahit weekend lang.
Magsalita ka na para bang ito ay isang regular na paglalakbay sa bayan. Tumawa siya nang bumalik ang kanyang mood. Hindi ako makapaghintay. At hindi na ako makapaghintay na dalhin ka sa buong mundo. Mas masaya ang paglalakbay kasama ka. Kung hindi, nakakapagod. Ipinatong ni Tali ang kanyang daliri sa kanyang baba na parang nag-iisip. Para sa trabaho o kasiyahan? Pwedeng pareho, sabi nito sa kanya habang binawi ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay inakay siya nito mula sa waiting room at papunta sa kanyang pangunahing opisina. Namamangha si Tali habang nakatingin sa paligid dahil sa gulat at tuwa. Maingat na pinag-aralan ng kanyang mga mata ang bawat bagay, mula sa malalaki at puting sofa sa lounge area, hanggang sa makintab na sahig at higit sa lahat, ang tanawin. Nasa itaas na palapag sila, at ang dingding ng opisina ay walang iba kundi salamin, na nagpapakita ng nakamamanghang tanawin ng bayan at mga bukas na karagatan. Para kay Tali, maaaring ito ay isang bakasyonan sa halip na isang opisina. Ang lahat ay napaka-perpekto. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit palagi kang pumapasok sa trabaho kahit na pinipilit mong magtrabaho mula sa bahay, biro ni Tali habang nakasandal sa salamin para sumilip sa ibaba. Tumawa ang dibdib ni Lucas bago siya sumilip sa likod niya at niyakap siya nito. Siguro if I get this view every day, mas madalas na lang akong pumasok, aniya, pagtukoy sa kanya. Namumula ang pisngi niya habang sinusundan ito ng mga halik sa gilid ng pisngi niya. Nakakaasar ka, Lucas. Magtrabaho ka na. Pero mas gugustuhin kong halikan ka. Mahina niyang bulong habang pinaikot siya sa kanyang mga braso kaya napaharap ito sa kanya. Nagbahagi sila ng isa pang halik, maliban sa isang ito ay mainit at mabangis, na inilantad ang kanilang nag-aalab na pagnanasa para sa isa pa. Nakasara ba ang pinto? Biglang tanong ni Tali. Oo, napabuntong hininga niyang sagot, at iyon lang ang kailangan niya para mawalan siya ng kontrol. Itinulak siya ni Tali pabalik kaya napaupo siya sa kanyang upuan sa paligid ng kanyang mesa, pagkatapos ay itinapo niya ang kanyang mga paa sa ibabaw niya sa isang nakastraddling na posisyon na hindi naputol ang halik. Idinaan niya ang kanyang mga kamay sa malapad nitong balikat na natatakpan ng blazer, at ang mga kamay ni Lucas ay nagmamasana ng matakaw sa kanyang ilalim sa ilalim ng damit. Tanggalin mo to, utos nito sabay tulak ng jacket sa balikat nito. Hindi siya nag-atubiling tulungan itong ipagkibit balikat ito, at agad na hinanap ng mga kamay nito ang daan pabalik sa kanyang puwet, sa pagkakataong ito ay kinulong siya mula sa ilalim. Kitang-kita na ang halumigmig habang tinutukso nito ang kanyang mga daliri, at napaungol siya sa kasiyahan dahil alam niyang laging handa ito para sa kanya. Binuhat siya nito mula sa kanyang kandungan at pinahiga sa mesa, kung saan nakasakay ang kanyang damit at nakabundle sa kanyang baywang. Initian siya nito habang mas ibinuka ang mga binti habang ang mga kamay nito ay matakaw na inangkin ang kanyang dibdib, pinaikot-ikot ang bawat nipples sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napakatigas na ng mga ito para sa kanya, at inilapit niya ang kanyang mga labi sa kanyang dibdib at bahagyang kinagat ang isa sa ilalim ng damit. You're so fucking sexy, bulong nito sa kanya habang ang ulo nito ay nakatagilid patalikod. Labis na ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga binti, ngunit sa bawat segundo ng panunukso na kasiyahan na ipinagkaloob nito sa kanya. Isang alinghing ang bumangon mula sa kanyang lalamunan nang ang daliri nito ay umikot sa kanyang sensitibong lugar, na mas lalo siyang napukaw ng kanyang mga kamay na paikot-ikot. Lucas, please. Napabuntong hininga siya sabay tulak ng pasulong ang daliri niya sa nabasang tela habang patuloy niyang pinaglaruan ang mga nipples niya sa ilalim ng suot niyang damit. Umisi siya sa dibdib niya habang dahan-dahang hinahalikan ang dibdib niya hanggang sa ibaba na niya ang pusod niya. Itaas ang iyong mga binti, utos niya sa isang malalim na boses, na kung saan siya kaagad na obligado, itinaas ang kanyang mga paa sa mesa kasama ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Diretso ang ulo nito sa harapan niya, at kitang-kita niya ang kumikinang na gusto nito sa kanya nang ilipat niya ang panty nito. Isang ngiti na may pamagat sa kanyang mga labi habang iniharap niya ang kanyang ulo, tinikman siya sa isang kisap mata ng kanyang dila. Hingal na hingal si Tali nang umangat ang katawan niya mula sa desk,
at ginamit ni Lucas ang isang kamay niya para ilabas siya habang ang isa naman ay para mas buksan ang espasyo ng panty niya. Gusto niya ang panlasa nito, at mas gusto niya kung paano ito tumugon sa kanya. Sa kanya ang lahat, at mahal niya ito. Pinahal niya siya. I want you, daing nito sa kanya habang ang katawan nito ay umuuga sa kanyang unang orgasm, sinisigaw ang kanyang pangalan at hinawakan ang kanyang buhok na parabang nakasalalay ang kanyang buhay dito. Natutuwa siyang pasayahin siya, at hinila niya ang ibabang labi sa pagitan ng kanyang mga ngipin nang bumangon siya mula sa kanyang upuan, pinapanood siyang humihingal na gulo habang siya ay nakabawi mula sa kanyang taas. Sa isang mabilis na paggalaw ay tinanggal niya ang kanyang sinturon bago siya hinawakan sa kanyang mga hita upang paikutin siya. Hindi man lang niya ito binigyan ng oras para makarecover, at hindi rin naman siya nagrereklamo ng dahan-dahan niyang isinubsob ang sarili sa kanya sa isang malalim na tulak. Habang nakaposisyon pa rin ang kanyang mga tuhod sa mesa at ang taas ng kanyang puwet, nararamdaman na ni Lucas ang pagtaas ng kanyang kasukdulan habang dinadala siya nito sa bawat hagod, nasasarapan sa mga tunog na ginagawa niya sa bawat isa. Mas lalo niyang kinagat ang labi niya habang ang mga daliri nito ay bumaon ng mas malalim sa mga hita nito, pinalalim ang sarili at pinupulot ang pace nito habang lumalakad sila. Huling napaatras ang ulo ni Tali nang tawagin siya nito, at ganoon na lamang ang kanyang sinakyan ang kanyang pangalawang kasukdulan na tumutulo ang kanyang orgasm sa kanyang mesa at sahig. Isang malakas na sampal ang ibinato kay Lucas sa kanyang ibabang hinugot upang alisan ng laman ang kanyang sarili sa kabuuan nito, mahal na mahal kung paano ito kumikinang sa pulang bahagi kung saan siya sinampal. Napabalikwas siya sa upuan habang humihingal silang dalawa ng malakas. Sa tuwing makakasama niya ito, mas gumaganda ang pakiramdam niya kaysa sa nauna, at alam ni Lucas na hinding-hindi siya masasagot sa kanya. Saan ang banyo mo? Tanong ni Tali, nahingal na hingal pa habang dumudulas mula sa desk. Isang malambot na halik ang iginawad nito sa mga labi nito bago itinuro ang isang katabing pinto sa dulo ng opisina nito. Pinagmamasdan niya ang labi niyang nakalawit sa pagitan ng kanyang mga ngipin habang siya ay tumatawid sa silid, habang ang kanyang damit ay nakahawak pa rin sa kanyang baywang at ang kanyang likuran ay umiindayog habang siya ay naglalakad. Teaser. Inalis ang pag-iisip mula sa pagsunod sa kanya sa banyo at sa pagkuha sa kanya muli. Nilinis ni Lucas ang kanyang mesa at tumuloy sa trabahong kailangan niyang gawin. Tumitaw si Tali makalipas ang ilang minuto na mukhang malinis at inosente, na parabang hindi nangyari ang mga pangyayari kanina. Si Lucas ay kumindat sa kanya habang nakasubsob sa malaking sofa dahil alam niyang kailangan niyang maging abala. Samantala, kinuha niya ang kanyang iPad at nagpatuloy sa pag-scroll sa Instagram, gamit ang kanyang account, syempre. Panloob na pinalakpakan siya ni Tali para sa pagkakaroon ng malinis na pahina, na walang mga hindi naaangkop na nadimbong na larawan ng ibang mga babae o mga mensahe. Siya ay kanya at lahat ng kanya. Isang mabilis na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isip, at mabilis niyang hinanap ang kanyang sariling page. Matagal na siyang naging active, at ang huling larawan sa kanyang Instagram ay ang kanyang pagtatapos kasama ang kanyang buong pamilya sa beach. Ito ay isang magandang araw. Ang araw na nagsimula ang lahat. Siya pagkatapos ay nagpatuloy at hinanap ang page ng kanyang kapatid. Nagalit si Amy sa kanya dahil sa pag-alis ng ganito. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na si Tali ay hindi nag-aalala sa kanya. Si Amy ay walang anumang mga bagong larawan mula noong araw na kinuha si Tali, at iyon ay kakaiba kung isa sa alang-alang ang mga post ni Amy tulad ng araw-araw. Sa lahat ng nangyari, naiintindihan ni Tali. Gayunpaman, napagtanto niya na si Amy ay may mga bagong kwento na lumiligid, kaya mabilis niyang naklik ang bawat isa. Karamihan sa kanila ay nagsasalita tungkol sa mga bagong video para sa kanyang channel sa YouTube. Ngunit ang huling dalawang slide ay nadurog ang puso ni Tali. Nagsimulang umikot ang kanyang ulo at ang iPad ay bumagsak sa sahig mula sa kanyang mga kamay. Nakuha nito ang atensyon ni Lucas, at hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagmamadali sa kanya nang mapansin niya ang kanyang kalagayan. Wala siyang sinabi, hindi rin siya sinagot ng tanungin niya kung ano ang mali. Ang ginawa lang niya ay kunin ang iPad at ipinakita sa kanya ang kanyang nakita.
Nakakabingi ang katahimikan, ngunit walang nangahas na basagin iyon. Walang masabi, at hindi rin alam ni Lucas kung paano siya lalapitan. Ang nagsimula bilang isang normal, masayang umaga, ay naging isang abalang araw ng pag-iimpake at pag-aayos ng mga flight. Mag-isa siyang nakaupo sa bintana, nakatingin sa labas ng bintana habang umaangat ang eroplano mula sa lupa. Wala siyang sinabi sa nakalipas na 4 oras maliban sa oo o hindi, at medyo nakakabahala. Matapos makita ang post na iyon sa kwento ng kanyang kapatid, si Tali ay nakaramdam ng pagkagulat. Hindi nakatutok ang mga mata niya at hindi pa rin naging level ang paghinga niya simula kaninang umaga. Parang hindi niya namalayan na papunta na sila sa ibang bayan. Ang tanging ginawa niya ay tumitig. Bumuntong hininga, itinulak ni Lucas ang isang duffel bag sa ilalim ng upuan nang tumama na ang eroplano sa hangin. Kailangan niyang gumawa ng maraming tawag, kanselahin ang maraming pagpupulong at ngayon ay dumaranas siya ng matinding sakit ng ulo. Pero alam niyang hindi iyon dahil sa stress, kundi dahil lang sa pag-aalala na nasa isip niya simula ng manhid si Tali. Ngunit naiintindihan niya ang kanyang estado. Isang taong halatang malapit sa kanya, wala na, at wala man lang siya roon para magpaalam. Kasalanan niya ang lahat, palagi niyang sinasabi sa sarili. Ang kanyang hula ay ang kanyang ama ay bumalik sa Manila, narinig ang balita at sa patuloy na pagkalito na si Tali ay inagaw o na siya ay tumakas lamang ay labis na nakuha para sa kanya. Ang mga kaganapan sa kanyang pagkamatay ay wala sa Instagram story ni Amy, ngunit ito ay mas malamang na isang maswerteng hula. Ang alam din niya ay ganoon din ang iniisip ni Tali, at sinisisi niya ang lahat sa sarili niya. Hindi niya gusto. Hindi siya ang kumuha sa sarili niya. Ang kanyang makasariling pagnanasa ang naging sanhi ng lahat ng ito. Gusto mo ng pagkain? Mahinang tanong ni Lucas sabay abot sa kamay niya. Umiling siya. Hindi ako nagugutom. Higit sa 6 oras kang hindi kumakain, Tali. Please, may ipapakuha ako sa'yo. Siya ay napabuntong hininga. Ang huling beses niyang naalala na kumakain siya ay kaninang umaga sa almusal. Simula noon, tubig na lang ang nainom niya. Hindi ako nagugutom, muli niyang sabi sa parehong monotone na boses. Napabuntong hininga si Lucas pero hindi na siya nagpumilit. Umalis na lang siya para kumuha ng merienda, paborito niya bago bumalik na may dalang isang kahon din ng juice. Have this, sabi niya sa kanya habang dinadala ang Oreo cookies at papunta sa kanya, ngunit binawi niya ang kanyang mga kamay na parang nagliliyab habang umiiling. Hindi ako, Tali, putol nito sa kanya nang lumapit ito para hawakan ng mahigpit ang mga kamay nito. Kumain ka na lang. Sa unang pagkakataon mula noong umaga, tumingin ang diretso si Tali sa kanyang mga mata. Nadurog ang puso niya sa nakita. Ang mga mata ni Tali, nakaraniwan ng napakaliwanag at puno ng buhay, ay walang laman at walang laman na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Baka meron. Naalala ni Lucas kung gaano karaming beses niyang magsasalita ang kanyang ama, na sinasabing karaniwan itong tao sa mga salita. Ang pagmamahal niya sa kanya ay hindi maipaliwanag, at siya ang kanyang matalik na kaibigan. Nang maranasan niya ang kanyang unang stroke at nawalan ng kakayahang magsalita o maglakad, kinuha ni Tali ang kanyang sarili na pag-aralan at turuan ang buong pamilya ng sign language. Iyon ay kung gaano siya kahalaga sa kanya. Kaya't mangyari ito ngayon, nung siya ay dapat nawala sa Canada kasama ang kanyang kapatid, sinira siya sa kaibuturan. Ang tanging naiisip niya ay namatay siya nang wala siya, at abala siya sa isa pang isla na nabubuhay sa isang paraiso na pangarap habang siya ay nagdurusa. At pagkatapos ay malaman lamang sa social media, na parabang isa lang siya sa followers ng kapatid niya at hindi bahagi ng pamilya, nakakadurog ng puso. Gayunpaman, hindi siya umiyak. Hindi niya mahanap ang mga luha, dahil hindi ito totoo. Kahit hindi pa, oh baby, bulong ni Lucas na dinudurog ang puso niya habang tumabi sa kanya at hinila siya papunta sa kandungan niya. Hindi siya tumutol kaya niyakap siya nito sa dibdib habang sinusubukang ilabas ang lahat ng pagmamahal at ginhawa nito sa kanya. Hindi siya naging maganda sa emosyon, ngunit nanumpa siyang gagawin ni Tali ang lahat para gumaan ang pakiramdam niya. Ibabalik niya ang buong mundo para mapangiti siya muli.
Ayaw niyang siya ang sumimangot sa kanya, at sooner or later kapag naging totoo na ang lahat sa kanya, alam niyang siya ang sisisihin nito. Sa kanyang mga yugto ng kalungkutan, kung pagdurusa niya ang lahat ng ito, magkakaroon ng isang sandali na siya ay magagalit sa lahat at magagalit sa mundo para sa pagkuha sa kanya mula sa kanya. Pero mostly, magagalit siya kay Lucas para sa pagiging simula ng lahat ng ito in the first place. Kinatatakutan ni Lucas ang naisip dahil ang gusto lang niyang gawin ay hawakan siya at hayaang mawala ang sakit. Hindi rin siya makarelate. Kahit na nawala ang kanyang mga magulang, kaunti lang ang kalungkutan sa kanyang puso. Kahit kailan ay hindi siya inaalagaan ng kanyang ama, at ginamit lang siya ng kanyang ina bilang publicity indicator para maging CEO single mom, nang umalis ang kanyang ama. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay parang pagkawala ng mga kasama sa negosyo, dahil walang pagmamahalan sa pagitan nila. Gayunpaman, naninikip ang kanyang dibdib ng hindi comfortable sa pag-iisip na mawala si Tali, at para maintindihan niya man lang ang sakit na nararamdaman nito. Ang pagkawala ng taong mahal mo ay hindi madali. Nais niyang tanggapin ang lahat ng sakit at tiisin ito para sa kanya. Pero dahil hindi niya kaya, kailangan lang niyang nandyan para sa kanya. "I've got you, Tali," bulong niya sa buhok niya habang ang kamao na hikbi ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang literal na nararamdaman niya ang sakit nito. Mas humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at pinunasan niya ang sariling mga luha habang nakatingin sa malalambot na ulap sa bintana. "I've got you." Ang kanyang pag-iyak ay hindi tumitigil habang sila ay sumakay sa maikling paglipad, at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Manila. Nakakuyong si Tali sa kanyang jacket na parang natakot nang huminto ang eroplano sa runway. Ang natitira na lang ay ang kanyang mga singhut habang iniiwan ang kanyang mukha na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang pagbukas ng kanyang mga mata ay magiging mas totoo ito sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga si Lucas nang ipahayag ng piloto na ligtas na silang nakarating, na parang hindi halata, at habang si Tali ay nakayakap pa rin sa kanya para sa mahal na buhay, bumangon siya at bumaba sa eroplano, at muling tumungo sa lupain ng Manila. Maligayang pagdating sa bahay, Tali. Maligayang pagbabalik. Halos alas 4 na ng hapon nang huminto ang driver ni Lucas, si Nick, sa bahay ni Tali. Tahimik lang si Nick hanggang dito. Ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang amo at si Tali ay noong gabing umalis si Lucas papuntang airport, pagkatapos ay narinig ni Nick ang buong balita na nawawala ang babae. Ang kawawang Nick ay hindi alam kung ano ang gagawin o kung paano lapitan ang sitwasyon, ngunit tiyak na iniisip niya ang kanyang sariling business. Walang nagsasalita hanggang dito. Hindi si Lucas, hindi si Nick at halatang hindi si Tali. Mahigit 10 minuto silang nakaupo sa labas ng pamilyar na bahay, dahil lang hindi binitawan ni Tali si Lucas. Alam niyang nakauwi na siya, ngunit tumanggi siyang buksan ang kanyang mga mata at harapin ang katotohanan. Sa sandaling makapasok siya sa pintong iyon, alam niyang magiging totoo ang lahat at hindi pa siya handa. Kung kaya niya, ipapauwi siya ni Lucas sa mansyon niya ng ilang araw pa para makayanan niya. "Tali, baby, nandito na tayo," bulong ni Lucas habang pilit siyang pinapakalma. Ngunit umungol siya na parang tuta na nakakapit sa buto nito at nanatili doon sa mga bisig nito. Bumuntong hininga, alam ni Lucas na walang paraan para palayain siya nito, kaya tinulak niya ang pinto at lumabas. Humugot siya ng malalim na hininga. Talagang mapanganib ito, kung isa sa alang-alang na marami pa rin ang naniniwala na si Tali ay kinidnap. Nagpalingalinga si Lucas sa paligid, sinasalubong ang tingin ng mga matanong na mga kapitbahay na nakasilip sa kanilang mga blind habang inaakay nila ang iba pa nilang pamilya upang tingnan. Pero alam din niyang hindi niya ito maibabalik sa kanyang hotel room. Kahit na ayaw niyang harapin, kailangan niyang umuwi. Pagkatapos magbilang hanggang 10, itinaas ni Lucas ang kanyang mga kamao at marahang kinatok ang pinto. Nagsimulang manginig ang anyo ni Tali sa kanyang mga braso at maya-maya, isang maikli at kayumangging babae na kamukha ni Tali ang nagbukas ng pinto. Sandaling nagsalubong ang mga kilay niya sa pagkalito, hanggang sa bumagsak ang tingin niya sa babaeng nakakulot sa kanyang mga braso.
Sa una ay hindi siya nakaimik habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Pagkatapos ay lumuwa ang kanyang mga mata at ang kanyang mga kamay ay lumipad sa kanyang bibig sa pagtataka. Hindi pwede, bulong niya, at sa mismong tunog ng kanyang boses ay napaangat ni Tali ang kanyang ulo mula sa dibdib ni Lucas. Nang magkasalubong ang mga luhaang titig ng isa't isa, gumuho ang lahat ng kanilang pagtitimpi. Mama, baby ko, umiyak ang ina ni Tali na si Sarah habang kumalas si Tali mula sa mga bisig ni Lucas. Matagal nang nararapat ang sandaling iyon nang magkayakap sila sa isa't isa, si Tali ay agad na bumagsak sa humihikbi na gulo. Inilapat ni Lucas ang kanyang mga labi sa pagitan ng kanyang mga ngipin habang pinagmamasdan ang mga ito. Ito ay tiyak na isang emosyonal na sandali. I'm sorry, sabi ni Tali habang umiiyak. I'm so sorry, mama. Okay lang, paniniguro ni Sarah na nakapikit pa rin ang mga mata. Hindi mo kasalanan iyon. Oh, but it was, naisip ni Tali, ngunit itinago ito sa sarili. Ang gusto lang niyang gawin ay pahalagahan ang sandaling ito, ang kalmado bago ang bagyo. Dahil alam niyang may darating na bagyo. Dahan-dahang iminulat ni Sarah ang kanyang mga mata na pagkatapos ay dumapo kay Lucas habang casual itong nakatayo sa pintuan. Ayaw niyang makialam, pero ayaw niya pa ring iwan si Tali. Kasama ka ba ulit ng pulis? Tanong niya sa pag-asang matatapos ang lahat ng ito. Sa nawawalang anak na babae at isang patay na asawa, si Sarah ay hindi nakakapagpapahinga ng husto kamakailan. Hindi po ma'am, iniuwi ko na siya, simpleng sabi niya na kinakain ng guilt ang pinaka-nerve niya. Ngayon lang niya nalaman ang sakit na dinanas niya sa mga taong ito, at kinasusuklaman niya ito. Inuwi siya, kinaya niya na may singkit na mga mata. Pero paano? Kanina pa naghahanap ang pulis. Ang pagpos at bigla ang pag-unawa sa mukha ni Sarah ay nagpapatunay sa takot ni Natalie at Lucas. Ikaw pala, diba? Kinuha mo ang tali ko. Pagbibintang niya sa boses niya na tumataas ngayon. Matibay na tumayo si Lucas sa kanyang pwesto, sa kabila ng paglakas ng boses nito. Mama, hindi. Sinubukan ni Tali na pakalmahin ang kanyang ina, ngunit hindi ito nagtagumpay. Anong nararamdaman mo ha? Parang kontento ka sa pagpapahirap sa amin sa loob ng 2 buwan. Ang anak namin. Mama, hinawakan ni Tali ang kamay ng kanyang ina at pinaikot-ikot siya habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Sinabi ko sa iyo noong araw na tumawag ako. Hindi niya ako kinidnap. Siya si Lucas. Nabigla ang mama ni Tali nang muli itong humarap sa kanya. Lucas, nagtatakang tanong niya, si Lucas na binanggit mo sa loob ng 5 taon pagkatapos mong umalis sa kampo na yun. Takot na tumango si Tali, hiling na sana'y sumipa ang pagiging ina ni Sarah kapag naalala niya kung gaano kamahal ni Tali ang batang iyon. Baka sakaling makumbinsi siya na tumakas siya kasama niya. Tumalon ang puso ni Lucas dahil doon. Ang pag-iisip na marami ang sinabi ni Tali tungkol sa kanya ay nagpasaya sa kanya. Sayang lang at wala siyang makakausap tungkol sa kanya. Tiyak na marami siyang sasabihin. Papaano mo siya nahanap? Nagkita kami noong gabing iyon nang pumunta ako sa pub. Nagplano kami ng paglalakbay at umalis kinabukasan, pagsisinungaling niya habang nakabitin ang kanyang ulo. Alam kong naging makasarili kami, at labis kong ikinalulungkot ang lahat ng sakit na dinanas ko sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa aming mga ulo. Sumilap si Tali sa kanyang balikat upang makita si Lucas na tahimik na sinasabi sa kanya na makipaglaro. Parang hindi ito si Tali. Hindi naman daw siya ginagapos sa Manila o pinagbabawalan na makita si Lucas, kaya wala talaga siyang dahilan para tumakas. Gayunpaman, biglang hindi na ito mahalaga. Siya ay nasa bahay at buhay na walang kalmot o buhok na wala sa lugar. Sa katunayan, tila mas malusog siya sa kabila ng mga luha sa kanyang mga mata at malinaw na pagkabalisa. Parang mas maliwanag siya, mas buhay. Mahal mo ba ang anak ko? Sa wakas ay nagtanong si Sarah pagkatapos humarap sa kanya, at walang pag-aalinlangan na pumayag si Lucas. Yes po, tumango si Sarah. Kahit na si Tali ay kusang sumama sa iyo, at sabihin ko kahit na, dahil hindi pa rin yun katunog ng aking anak, magtatagal tayo ng ilang oras upang mag-adapt.
Kaya sana ay maunawaan mo na hindi ito ang tamang oras na sa paligid natin ngayon. Ang daming nangyari simula nung umalis kayo. Nasaktan siya sa sinabi nito. Nakakadurog ng puso ang mismong pag-iisip ng kanyang anak na iwanan ang kanyang pamilya para makasama ang isang lalaki. Gayunpaman, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan at magpatuloy balang araw. Siyempre, naiintindihan ko. Hindi kumilos si Lucas para tumutol. Ito ay higit pa sa nararapat sa kanya. Maghintay, hindi mula sa akin, mabilis na pagsingit ni Tali, na sumugod sa kanya. Kailangan kita. Ate Tali, isang boses na kilalang kilala niya ang tumawag mula sa kanyang likuran. Natigilan si Tali, si Amy iyon. Alam niya iyon. Dahan-dahang lumingon, pinagmamasdan nila ang pagpasok ni Amy sa harap ng pintuan at papasok sa sala kung saan sila nakatayong lahat. Agad na lumuha ang kanyang mga mata, at hindi man lang nagdalawang isip si Tali na sundan siya, wala siyang ibang ninanais kundi ang yakapin siya. Ngunit inilahad ni Amy ang kanyang kamay, pinipigilan ang kanyang mga galaw. So ngayong patay na si Dad, parang gusto mo nang umuwi ha? Tanong ni Amy na puro kamandag ang tumutulo sa boses niya. Nabasag nito si Tali. Amy, habol ni Sarah sa desperadong boses, na parang humihingi sa kanyang nakababatang anak na babae na magkaroon ng kaunting kaluwagan. Hindi mama, protesta niya, iniwan niya tayo. Siya ang dahilan kung bakit namatay si Dad. Muli siyang humarap kay Tali. Bumalik ka sa kung nasaan ka man. And with that, tinulak niya siya at padabog na pumasok sa kwarto niya. Mas maraming luha na hindi niya alam na posibleng bumagsak mula sa kanyang mga mata, at hinila siya ng malalakas na braso ni Lucas sa isang mahigpit na yakap. Galit siya sa akin, umiiyak na sabi ni Tali sa dibdib ni Lucas. Nawala ang kanyang ama, ayaw din niyang mawala ang kapatid niya. Inaasahan lang ni Tali na sulit ang lahat ng ito. Ang pagpapasya na manatili sa piling ni Lucas ay maaaring makapagpasaya sa kanya, o magdudulot sa kanya ng kalungkutan magpakailanman. J. Lalapit siya, bulong ni Sarah, ngunit kahit siya ay hindi sigurado. Bumuntong hininga, mabilis na pinunasan ni Tali ang kanyang mga mata na para bang isang kasuklam-suklam ang mga luha. Pagod na ako. Sa tingin ko ay hihiga na ako, bulong nito bago itinaas ang mga mata kay Lucas. Saan ka titira? Sa isang hotel ako sa bayan. Magpahinga ka na, okay? Hindi na nagsalita pa si Tali matapos niyang halikan ang noo niya at tumalikod na para umalis. Kinarap niya tuloy ang kanyang ina na may tanong na umuusad sa kanyang isipan simula nang makita niya ang kapatid. Instagram story. Tama ba si Amy? Nalaman ba ni Dad ang tungkol sa akin at hindi niya napigilan ang sarili na sabihin niyo ng malakas? Hindi Tali, syempre hindi, inatake siya sa puso sa Canada na hindi niya na-recover. Walang kinalaman sa iyo, sa 12 pagkakataon ngayon, nasira siya. Oo, siguro nga, kung nandito lang ako, makinig ka sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Sarah ang mga balikat ni Tali at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Wala itong kinalaman sa iyo, okay? Hindi niya alam, hindi ka namin sinisisi. Ginagawa ni Amy. Napabuntong hininga si Sarah. Hinding-hindi tayo gagaling kung hahayaan nating ibagsak tayo nito. Siguro hindi ako karapat-dapat na gumaling, naisip niya, ngunit hindi sinabi ito. Nakita mo ba siya, bago siya namatay? Tanong ni Tali sa mahinang boses na ikinatangon ni Sarah. Umuwi siya noong naging matatag siya, ngunit dito siya namatay. Mapayapa ba siyang umalis? Napapikit si Tali. Higit sa lahat ay gusto niyang makasama siya sa kanyang huling hininga. Ngunit naiisip niya lamang ito. Yes, sweetheart. At sinabihan niya akong sabihin sa'yo na mahal ka niya, okay? Mahal ka naming lahat. And with that, hinila niya ang kanyang anak sa yakap na kailangan niya. Napahawak si Tali sa sinabi ng kanyang ina. At least nakakatuwang malaman na iniisip siya nito. Nag-alok ito sa kanya ng kaunting kapayapaan. Pero umaasa lang siya na sapat na yun para madala siya sa natitirang mga araw niya. Ang ulan ay isang mahinang tagiktik sa payong, ngunit yun lamang ang tunog na narinig ni Tali.
Hindi niya narinig ang tunog ng sinasabi ng pari sa sermon o ang lahat ng magagandang salita na ibinahagi ng mga taga-suporta. Nalunod ang lahat sa ingay ng ulan at sa sariling singhot. Hinapit siya ni Lucas sa tagiliran niya gamit ang braso nito sa bewang niya. Kahit na hindi niya kilala si Mr. Suarez, ang mabait na mga salita ng mga kaibigan at well-wishers ay nagbigay sa kanya ng sapat na impormasyon na kailangan niyang malaman tungkol sa kahangahangang lalaking ito. Not to mention na simula ng dalawang buong araw na nakauwi si Tali ay halos hindi na ito nakapagsalita sa kanya. Ang mga bagay ay halos pareho sa bahaging iyon. Asar pa rin sa kanya ang kanyang kapatid, at ang kanyang ina ay naging abala sa pamilya, mga kaibigan at media, na pinag-uusapan ang kanyang asawa at ang kanyang anak na bumalik. Sinubukan niyang nariyan para sa kanya sa abot ng kanyang makakaya, ngunit itinulak siya nito palayo sa bawat pagkakataon na mayroon din siya. Hindi niya ito sinasadya, ngunit ito ang kanyang mekanismo ng pagluluksa. Gayunpaman, sinubukan niyang maging doon para sa kanya. At kahit hindi siya kinakausap ni Amy, buti na lang pinapasok siya ng kanyang ina kapag bumisita siya. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanya tulad ni Amy. Sa isip ni Amy, pareho silang makasarili para maniwala ang lahat na kinidnap si Tali. Ang pagkakasala ay isang malapit na kaibigan din. Ang kanyang pagkakasala ay hindi malayo sa tuwing ang katotohanan ay naging totoo. Ngunit ito ay dapat na ganito. Wala na siyang magagawa para ayusin ito, maliban na lang na nandyan si Tali sa mga panahong kailangan siya nito. Nakatitig sa kanya ang mga mata mula sa kabuuan. Ang ilan ay nakikiramay, ang ilan sa pagsisiyasat para sa kung ano ang katotohanan na natutunan nila pagkatapos ng kanyang pag-uwi, at ang ilan ay naghihingalo na lamang upang makipag-usap sa kanya. Siya, gayunpaman, ay hindi nais na gawin ito ng labis. Mayroon bang sinuman sa mga naulilang miyembro ng pamilya ang gustong magbahagi ng ilang salita? Tanong ng pari na umaasang tumingin sa paligid. Ang nakakatawa, lahat sila maliban kay Tali ay nagsalita, kaya ito ang paraan niya para ilabas siya. Gayunpaman, kahit na malaman ito, si Tali ay nanatiling nakadikit sa tagiliran ni Lucas, hindi man lang kumikilos para sumulong. Mas dumami ang mga mata sa kanya ngayon pero wala siyang pakialam. Hindi niya mahanap sa kanyang sarili na pumunta doon at magsalita tungkol sa buhay ng kanyang ama na para bang nandito siya sa mga huling araw nito. Marami siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya magawang magbitaw kahit isang salita. Mayroon na kung ilang bagay na sasabihin, matapang na sabi ng isang pamilyar na boses sa tunog ng ulan, at ang katawan ni Tali ay tumigas ng husto sa mismong tono nito. Kilalang kilala niya ang boses na iyon, at napakatagal na niyang hindi narinig. Liam, parang nag-aapoy ang dibdib ni Lucas, hinila ni Tali ang ulo niya mula sa kinaroroonan niya para tingnan ang direksyon ng dati niyang kaibigan. Napakatagal na masyadong mahaba, at parang pareho lang siya. Maliban ngayon, tumingin siya ng isang maliit na buffer sa kanyang mga braso at balikat, na para bang siya ay nag-eehersisyo ng husto. Siguradong na-stress siya, pagmamasid ni Tali. Pumupunta lang siya sa gym kapag sobrang stress na siya. Marahil ang kanyang pagkawala ay higit na nagawa sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kakilakilabot. Simula nang nakauwi na siya, hindi na niya ito nakontak, o nag-abala man lang na suriin ang kanyang mga mensahe. Siguradong sinubukan niyang puntahan siya at hindi niya alam. Hindi ba dapat nasa California na siya ngayon? Siyempre siya. Sabay sana silang aalis. Naantala ba niya ang kanyang paglalakbay para sa kanya? Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi iniisip ni Tali, at araw-araw ay nakakahanap siya ng ibang bagay upang makonsensya. Ngunit imbes na pang-aalipusta o kung anong uri ng titig na puno ng puot na natatanggap niya sa nakalipas na oras, nginitian siya ni Liam, ang sikat nitong ngiti na laging nagpapangiti sa kanya. Lumabo ang paningin sa kanya ni Tali nang muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at ang gusto lang niyang gawin ay tumakbo sa kanya at yakapin siya. Pero pakiramdam niya ay nakadikit siya sa gilid ni Lucas. Doon lang siya nakaramdam ng kapayapaan at ligtas. Mr. Suarez ay palaging tulad ng isang tagapagturo sa akin. Sinimulan niya, matagumpay na nakuha ang lahat ng atensyon mula kay Tali.
Noong si Tali, ang aking matalik na kaibigan, ay nagturo sa akin ng sign language, natatandaan kong palagi siyang pinakamagagandang pakikipag-usap sa kanya. Tiyak na mayroon siyang sense of humor. Humalakhak si Liam at nakakapagtakang kumulo ang dibdib ni Tali ng halos 2 segundo sa kakatawa, naaalala ang lahat ng biro ng kanyang ama para mapabilib si Liam. Tiyak na sila ay isang pares. Ito syempre, ay hindi napapansin ni Lucas mula noong umagang iyon nang makita ni Tali ang post, hindi na siyang umiti. Hindi niya mapigilan ang bahagyang selos na nararamdaman niya rito. Ngunit mabilis niyang inalis iyon matapos maalala ang setting at sitwasyon nilang lahat. Huli ko siyang nakita noong graduation namin, hindi ko alam na ito na pala ang huling pagkakataon. Napabuntong hininga si Liam na nakayuko. Ang pagkamatay ng ama ni Tali ay tiyak na isang napakasakit na balita para sa kanya. Ngunit ang isang bagay na alam ko ay na kung siya ay narito ngayon, siya ay tumingin sa lahat ng aming malungkot na mga mukha, at sinabi sa amin na iligtas ang aming mga luha para sa katapusan ng mundo, dahil walang paraan na kami ay maaaring maging alisin ang kanyang alaala. Iyon ay totoo, at iyon lang ang kailangang marinig ni Tali. Tama si Liam. Kung nandito ang daddy niya, hindi niya gugustuhin umiyak sila para sa kanya. Ngunit paanong hindi niya magagawa? Ito ay natural lamang. Tiyak, panghahawakan niya ang magagandang alaala na magkasama sila, sa halip na isipin kung ano ang maaaring mangyari o dapat. Tapos na ang ginawa. Dapat lamang magkaroon ng puwang para sa pagpapagaling. Wala na mas kaunti. Di nagtagal, natapos ang service at napasandal si Tali sa itim na Range Rover ni Lucas habang kausap niya ang kanyang ina. Huminto na ang ulan, at simula noon ay sumisilip na ang liwanag ng araw sa likod ng mga ulap. Ngunit gusto ni Tali na lumayo ng kaunti ang araw. Dapat panatilihing madilim ang araw. Pagkatapos ng lahat, iyon ang araw na pinapahinga niya ang kanyang pinakamamahal na ama. Kita niya ang lapida mula sa kinaroroonan niya habang pinapaikot-ikot ang rosas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi niya mahanap sa kanyang sarili ang paghiga nito. Masyadong parang paalam, ngunit hindi ba ang paalam ang unang hakbang sa pagpapagaling? Hindi ba't maaga o huli ay kailangan na niya? Napabuntong hininga, mabilis na tiningnan ni Tali kung saan nakatayo ang kanyang kasintahan at ang kanyang ina na nag-uusap habang nagpasya siyang maging matapang kahit minsan mula nang siya ay umuwi. Siya ay nasa ilalim ng anino ng kanyang ina o ni Lucas, at alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay na ito ng mag-isa. Ito ay minsan lang. Huminga siya ng malalim, tumulak siya sa gilid ng van at dahan-dahang naglakad patungo sa sementeryo. Ang kanyang isip ay sumisigaw sa kanya upang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang puso ay nais na gawin ito kailangan upang gawin ito. May mga taong nakiramay, habang ang iba naman ay nakatunganga lang habang naglalakad. Nakayuko si Tali, nakatitig lang sa rosas habang naglalakad. Nang nasa harap na siya nito, dahan-dahan siyang yumuko habang nakapikit ang kanyang mga mata ang pinakabagong anyo, hanggang sa makaharap niya ang daddy niya. Mapagmahal na ama, asawa at kaibigan. Ikaw talaga, bulong ni Tali habang dinadaanan niya ang kanyang kamay sa malamig at basang marmol. Muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ayaw niyang bumagsak pa ito. Ang puso niya ay nag-uumapo sa walang katapusang pagmamahal para sa kanya habang sinisikap niyang ipakita ang isang matapang na mukha para sa kanya, dahil alam niyang iyon ang gusto niya. Hey Dad! Bulong niya sa kalahating tawa kalahating hikbi. Ginawa ko ito. Napapikit ang mga mata niya sa instinct habang huminga ulit ng malalim. Kailangan niyang gawin ito. I'm sorry wala ako dito noong umalis ka para sa bago mong journey, pero alam kong nasa puso mo ako nang gawin mo. Kaya ipinapangako ko na kahit saan ako magpunta, at kahit anong gawin ko, lagi kitang kasama. Mahal na mahal kita daddy. Buong-buo ang hikbi na kanina pa niyang pinipigilan, ngunit hindi niya ito sinubukang pigilan. Ipinapangako kong ipagmamalaki kita, at pagkatapos magkaroon ng napakaraming oras para mag-isip, alam kong lagi akong gagawa ng mga desisyon ng matalino mula ngayon, at hindi para sa sarili kong mga pagnanasa. Alam ko rin na kung narito ka, sasabihin mo sa akin na dapat akong pumunta muli, at magsaya. Hindi napigilan ni Tali na matawa dito sa pamamagitan ng kanyang mga luha.
Ang daming iyon ay hindi kapani-pani walang totoo. Ngunit nakikita ko ang mga kahihinatnan na kinakaharap ng iba para sa aking mga desisyon, at nabubuhay ako at natututong gumawa ng mga bagay na mas mahusay. Isang anino ang lumitaw sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Anyway, I should go now, nagugutom na ako. Tumawa ang anyo mula sa likuran niya dahil dito. Goodbye dad, mahal na mahal kita, bumulong siya, nagpakawala ng malalim na buntong hininga habang nakapikit habang inilalapag ang rosas. Sa wakas ay nakaharap na siya nito. Takot na takot siya noon, ngunit ang paggawa nito ngayon ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Sa totoo lang, parang nakikipag-usap siya sa kanyang ama, at sinasagot niya ito sa kanyang karaniwang nakakatawang paraan, pagkatapos ay nagtatapos sa kung gaano niya ito kamahal. Nang muli siyang tumayo, umiti siya sa lapida, siniil ng halik ang dalawang daliri niya at idiniin ang mga iyon sa bato. Hanggang sa muli nating pagkikita, she signed with her hands bago pinakawala ng huling hininga na kanina pa niya hawak. Ang sakit ay nakatayo pa rin sa kanyang puso, ngunit ito ay isang tulay na tumawid. Nagpaalam siya sa kanyang ama, kaya ngayon ay oras na upang harapin ang kanyang iba pang mga tukso. Gusto ng ilan na bawiin ang kanyang kapatid. Akala ko hindi na kita makikita, sabi ng boses lalaki mula sa likuran niya at mas mabilis na umikot si Tali kaysa sa kidlat mismo. Hindi niya ito nakita pagkatapos niyang magsalita tungkol sa kanyang ama, kaya naisip niyang umalis na ito. Pagdating niya sa likod niya kanina, akala niya si Lucas iyon. Ngunit ito ay hindi, si Liam iyon. Right here. Walang pagdadalawang isip, yumakap siya sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Pinisil din niya ang kalahati hanggang mamatay ngunit wala siyang pakialam. Sobrang namiss siya ni Liam at ang pagkawala sa kanya ay naging pahirap para sa kanya. Una ay ang pag-inom pagkatapos ng isang buong linggo na lumipas at wala pa rin siya. Pero medicine student siya. Alam niya sa lahat ng tao ang epekto ng alkohol sa katawan ng tao. Kaya bumaling siya sa kanyang susunod na coping mechanism working out. At iyon lang ang ginawa niya. Araw-araw matapos maghanap ng walang katapusan at hindi pa rin siya makita. Palagi siyang may pag-asa. Sana balang araw makauwi siya sa kanya. At ginawa niya. Ang isang lalamunan na humiwalay ng ilang di pa ang layo mula sa kanila ay naghiwalay, at nakita ni Tali na si Lucas lamang iyon. For some reason medyo naiinis siya, pero napansin lang ni Tali dahil kilalang kilala niya ito. Lucas, handa ka na bang umalis? Ihahatid na kita para may makakain, aniya, na parang halika na, aalis na tayo, kaysa isang tanong. Actually, iniisip ko kung makakahabol ba tayo. Namiss kita, gusto kong malaman lahat ng nangyari. Ang balita, social media, lahat ay nakakalito tungkol sa iyong pagbabalik. I'm sorry, sino ito? Tanong ni Lucas habang lumalapit, hindi nagbabanta, kundi dahil sa curiosity lang. Alam niyang best friend niya ito. Baka siya itong Liam na pinagtatalunan nila. Ngunit nais niyang malaman kung gaano kalalim ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng makita kung paano siya kasama nito. Oh, this is Liam. Liam, this is Lucas. Napailing si Tali nang maalala niya ang araw na nag-away sila tungkol kay Liam. Lucas, Liam, sabay na tanong ng dalawa. Malinaw na naalala ni Liam noong gabing inimbitahan niya siya sa pub ni Charlotte, sinabi niya na gusto niyang makilala niya ang kaibigang si Lucas. Iyon ang gabing nawala siya. Sinabi ng bartender na hindi niya nakitang umalis ang mga ito matapos siyang pagbentahan ng inumin para sa kanilang dalawa. At ngayon himalang pagkatapos ng halos dalawang buwan, bumalik siya kasama niya. Totoo kaya ang chismis na tumakas siya sa isang lalaki? O kaya, nice to meet you, tuyong sabi ni Liam habang nakipagkamay, saka bumalik kay Tali. You know what? Naalala ko lang na may haharapin pala ako. Baka mamaya maabutan pa natin. Walang pag-aalinlangan na tumango si Tali. Oo naman. Natuwa lang siya na nawala ang tensyon. Sa huling yakap at tango kay Lucas tumalikod na si Liam at umalis. May hindi nadaragdagan. At gusto niyang malaman kung bakit. Please Tali, ngayon.
Sinubukan ni Liam sa nakalipas na 10 minuto na kumbansihin si Tali na kumain ng lunch kasama niya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kahit na nakita siya ni Tali kahapon at nabigla tungkol sa ideya, nagbago ang mga bagay mula noon. Sa loob ng 24 na oras, 2 magkaibang pulis ang bumisita sa kanyang bahay, tila ang kaso tungkol sa di umano'y pagkidnap sa kanya ay muling binuksan. Heavens knows kung bakit, ngunit naramdaman ni Tali na may kinalaman dito ang isang lalaking kayumanggi ang mata. Matapos makita kung paano siya umalis kahapon, ang paraan ng pagtitig niya kay Lucas, alam ni Tali na si Liam ang may kagagawan nito. Gayon din, huminto si Lucas mga 1 oras na ang nakalipas, pinag-uusapan ang mismong bagay. Nagpunta ang mga pulis sa kanyang silid sa hotel, nagtatanong tungkol sa kanyang kaugnayan kay Tali at sa gabi ng pagkawala nito. Si Liam ay nag-aaral ng medisina, ngunit palagi siyang kumikilos na parang may degree sa criminology sa halip. Sinasama mo lang ba ako sa lunch para tanungin ako tungkol kay Lucas? Medyo iritang tanong niya, kahit na si Liam ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, naasar siya sa ginawa nito. Ang tanging nais niya ay kapayapaan. Iyon ang inaasahan niya, hindi isang sumpay na interogasyon sa susunod na araw. Ang kaso ay isang bagay na ibinaba niya mula sa sandaling siya ay umuwi. Nagbigay si Tali ng 1 detalyadong pahayag sa pulisya na nagsasabing hindi siya kinidnap, ngunit sa halip ay kusang loob niyang umalis sa isla kasama niya. Ngunit ngayon, inaangkin nila na ang bagong ebidensya ay tumaas, at wala akong pagpipilian kundi tingnan ito ng higit pa. Sa swerte ni Tali at Lucas o sa halip, isa rin itong magandang ebidensya. Muling nagsalita si Liam, "No Tali, come on, I missed you. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala noong nawala ka? We need to catch up." Ang lalaki ay may kasanayan sa panghihikayat. Ang dami niyang alam, at kahit nagalit pa rin siya sa kanya, aminin niya na namiss niya ito at masama ang pakiramdam dahil sa labis na pag-aalala sa kanya. At saka, ang isang hakbang sa pagbabalik sa landas ng kanyang buhay ay may kasamang pagkakaibigan, di ba? Fine. Pero kung sasabihin mo ito, ayoko, mabilis na pagsingit ni Liam. Ipinapangako ko. Tumango si Tali, nakaramdam ng kasiyahan. Mabuti, at ibabagsak mo ang anumang iharap mo sa pulisya, malinaw ba ako? Sa halip na 1 sagot, ang tanging sinalubong niya ay katahimikan sa linya. Alam niyang nag-iisip si Liam. Hindi niya gusto. Liam, kung sasabihin mong kusang loob kang umalis, na hindi ko pa rin pinaniniwalaan na ginawa mo iyon dahil iyon talaga, talagang, talaga. Naiintindihan ko ang punto. Pinutol niya ito gamit ang 1 eye roll. Talagang hindi katulad mo, kung gayon bakit parang desperado ka na iwan ko to. Tingnan mo Tali, hindi ko alam kung naaalala mo, ngunit nanumpa ako sa iyo 2 taon na ang nakakaraan na paprotektahan kita sa aking buhay. And kung kinuha ka ng lalaking iyon at ang lalaking iyon ay kaibigan ko mula noong ako ay 8 taong gulang, Liam. At talagang pasasalamat ko kung iiwan mo ito at huwag mong pagsalitaan siya na parang masamang tao. Tingnan mo, alam kong nasaktan kita. Nasaktan ako, ang daming tao at nag-aalala kayong lahat. At habang buhay ko iyon titiisin. Pero yung lalaking iyon ang nagpapasaya sa akin, okay. Himala lang na nakita ko siya ulit after all these years, ikaw, gusto kong malaman kung bakit ako desperado na iwan mo ito. Pagod na kasi ako at gusto ko nang mag-move on. Inilibing ko lang ang daddy ko, Liam, please. Naririnig niya ang natalo nitong buntong hininga sa dulo ng linya, at alam niyang mayroon siya. Sige. Siya ay napabuntong hininga. But please, Tali, just tell me once and I'll never bring it up again. Ganyan ka ba talaga nagplanong umalis? Pinigilan mo ba lahat ng plano natin, sinadya mong alam mong aalis ka? Hindi sumagot si Tali. Hindi niya kaya. Hindi niya masabi sa matalik na kaibigan na umalis siya 1 linggo bago ang plano nilang umalis, dahil kapag sinabi niyang oo, crush siya nito. At kung sasabihin niyang hindi, mahihirapan si Lucas. Maaaring masubaybayan ang mga tawag sa telepono, tama ba? Kaya sa halip, tumahimik si Tali. Ngunit hindi niya alam na ito lang ang kailangan ni Liam na marinig para malaman ang katotohanan. Pupunta tayo sa pub.
Sunduin kita ng 4 PM. Tinapos niya ang tawag at humiga si Tali sa kanyang kama habang nakapikit, nakakapit pa rin ang kamay sa telepono. Iyon ay naging maayos kaya sana ay ibagsak niya ito tulad ng sinabi niya. Kailangan niya siya. Isang katok sa kanyang pinto ang nagpalipat-lipat ang tingin niya sa pinto, at pumasok si Lucas na may dalang dalawang bag ng pagkain sa kanyang kamay, mukhang matalim gaya ng dati sa kanyang kulay abong suit. Isang ngiti ang hindi sinasadyang gumuhit sa kanyang mga labi nang umupo siya para salubungin siya. Dahil malilinaw na ang isip niya, na-appreciate niya kung gaano siya nandyan para sa kanya mula nang magsimula ang lahat ng ito. In all fairness, sinimulan niya ang karamihan sa mga ito ngunit hindi siya pinanagot ni Tali sa anuman. Mas pinaganda niya ang buhay niya. Hey, bulong niya sabay halik sa labi niya habang nakaupo sa tabi niya at nilapag ang pagkain sa nightstand niya. Hayagan niya itong tinanggap sa kanyang mga bisig matapos siyang mamis ng sobra at pananabik na makasama siya. Narinig niya ang boses nito nang tumawag ito kaninang umaga, ngunit mas maganda ang makita siya. Hey, I missed you, sabi niya habang kumalas ito sa kandungan niya. Kamusta ang meeting niyo? Napabuntong hininga si Lucas, inilipat siya sa naka-straddling position para magkaharap sila. Inabot niya ang kanyang hinlalaki upang haplusin ang pisngi nito ng marahan, at yumakap ito sa kanya. Ang tagal na simula nung magkahawak sila ng ganito. Simula nang makauwi sila, masyado ng hektik ang lahat, o malayo si Tali. Mabuti naman. Sana hindi ako nasundan ng trabaho dito. Ikaw ay isang CEO, mahal. Bahagyang tumawa si Tali bago nagpatuloy. Susundan ka ng trabaho kahit saan. Kung hindi lang sana, gusto kong pumunta ng maaga. Tinapos niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang mga labi kay Tali sa isang halik na maliit sa una, ngunit kalaunan ay napalitan ito ng higit pa. Pareho nilang kailangan ito kaysa inami nila. Noong una, gusto siyang iuwi ni Lucas sa kanyang kwarto sa hotel. Ilang pinto ang layo ng kanyang ina, kung tutuusin. Ngunit ang isang paglalakbay sa bayan ay nagbigay sa kanila ng masyadong maraming oras upang magambala. Malamang na magsisimula silang mag-usap tungkol sa kung ano ang sinasabi ng mga pulis, at kahit na ito ay nagtagal sa hangin, hindi nila nais na magsalita tungkol dito. Kaya, sa lahat ng mayroon sila, ibinigay nila sa isa't isa ang lahat. Itinulak ni Tali ang blazer mula sa kanyang mga balikat sa labis na pangangailangan upang ang kanyang balat ay laban sa kanya. Siya ay labis na nalulumbay, labis na malungkot at labis na nag-aalala mula noong araw na marinig niya ang balita. Ang sex ay hindi nilulutas ang lahat, ngunit siya ay nasa desperadong pangangailangan para sa pagpapalaya. At si Lucas lang ang nakapagbigay sa kanya noon. Obliging to her silent request, inalis ni Lucas ang blazer sa isang mabilis na pagkibit-balikat. Itinulak niya ito ng patag sa kanyang likod habang ang mga kamay nito ay nagsimulang gumala sa kanyang katawan, lumulubog sa bawat curve at nag-iiwan ang bakas ng mahalay na pagnanasa saan man siya pumunta. Kailangan kong mamit si Liam sa alas 4, sabi niya sa mabilis na paghingal habang sinusundan siya ng mga halik sa kanyang leeg. Noong una ay sinaktan ng isip si Lucas, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang pagbabalik ng isang sosyal na relasyon sa kanyang mga kaibigan ay mabuti para sa kanyang paggaling. Kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang pahirap na paghalik sa kanyang leeg na may kasamang daing. Anong oras na? 2:30, napaungol siya, at sa isang mabilis na petik, pumwesto si Lucas sa ibabaw niya. Perfect, angal niya, and just like that, wala nang nagsasalita. Nagkatitigan sila ng ilang segundo, pinahahalagahan ang pagmamahal na nagmumula sa isa't isa, bago sila umunlad sa isang serye ng nakakaganyak na kaligayahan. Nakapagtataka, ang pakikipagkita kay Liam ay naging mas mahusay kaysa sa inaakala ni Tali. Wala siyang sinabi tungkol kay Lucas o sa pagkawala niya gaya ng ipinangako, at talagang nag-uusap sila gaya ng dati. Napagtanto ni Tali kung gaano niya namiss na makasama siya, at umaasa siya na sa hinaharap, magkakasundo sina Liam at Lucas. Nang dumating si Liam para sunduin siya, kakaalis lang din ni Lucas. Ang mga titig na pinagsaluhan ng dalawang lalaki ay hindi napapansin ni Tali. Halatang halata ang tensyon.
Nilinaw din ni Lucas ang pagiging possessive niya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mahaba at malalim na halik sa kanya bago siya pinakawalan, at sinubukan ni Liam na umiwas ng tingin. Nag-alok pa nga si Lucas na siya mismo ang maghatid sa kanya sa pub, ngunit itinuro niya na magiging bastos ito sa kanya pagkatapos na payagan si Liam na pumunta hanggang sa kanyang bahay. Plano niyang sunduin siya at ihatid sa hapunan ngayong gabi, pagkatapos ay ihahatid niya ito pabalik sa kanyang silid sa hotel, at tiyaking maganda ang gabi niya. Higit pa sa sandaling ibinahagi nila ilang oras lang ang nakalipas. Napaawang ang labi ni Tali nang muling nag-replay sa kanyang isipan ang alaala. Ni hindi niya narinig ang sinabi ni Liam. So ano sa tingin mo? Umiling si Tali matapos bumalik sa realidad. I'm sorry. Ano? Kailan mo balak umalis papuntang California? Magkasama pa rin naman tayo, tama. The way he said tama told her na alam niya yun at susubukan din sigurong ilayo ni Lucas sa kanya. Matapos makita ang kotseng minamaneho niya ngayon at ang paraan ng pananamit niya, alam ni Liam na kailangang maging napakahalagang tao si Lucas. Ayaw niyang subukan at makipagkumpetensya sa kanya, dahil hindi yun katulad niya. Ngunit naghinala si Liam na hindi siya gusto ni Lucas at malamang nasusubukan niyang kausapin si Tali sa isang bagay maliban sa kanilang binalak. Sandaling tumayo ang guilt kay Tali matapos maalala ang mahigpit na mungkahi ni Lucas na bigyan siya ng sariling bahay para hindi na niya kailangang tumira kay Liam. Eh, syempre, kailangan ko lang ng ilang oras para magplano bago tayo umalis ngayong taglagas, sa halip ay sabi niya. Ito ay magiging isang mahirap na pag-uusap, ngunit alam ni Tali na hindi niya maiiwan si Liam upang magbayad ng renta ng mag-isa. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit nila binalak na magsama noong una. Sure, I'll help you as soon as you are ready, sabik niyang dagdag, at hindi na napigilan ni Tali na matawa. Mukhang sabik na sabik kang ilabas ako ng bansa ha. Mapaglarong akusasyon ni Tali, namula si Liam sa katumpakan ng kanyang akusasyon. Sa tingin ko lang, isang bagong kapaligiran ang pinakamainam para sa iyo. Nagkibit-balikat siya. Tama, at wala itong kinalaman sa mga nakakatakot at nagmamay-ari na boyfriend. Okay na rin siguro, pag-amin niya na ikinatawa nilang dalawa. Umiling si Liam habang humupa ang tawa. Ngunit ano ang mga posibilidad? Aalis ka ng ilang linggo at babalik bilang isang babaeng umiibig. Mahal mo talaga siya, di ba? Masakit sa isip si Liam. Halata sa lahat maliban sa kanya kung ano ang nararamdaman niya para sa kanya, at umaasa siya na ang oras nila sa medical school ay magbubunga sa kanya ng oras at lakas ng loob na kailangan niya para nakawin ang puso niya para sa kabutihan. Pero sadly, may ibang gumawa. I do. Sabi nito sa kanya na may mahinang ngiti. Sa tingin ko ay minahal ko na siya ng matagal. Pero bata pa lang ako, alam mo ba? Hindi ko sana alam. Sa kabila ng kanyang pananakit at pag-iisip na kinuha siya ni Lucas ng labag sa kanyang kalooban, nakikita niyang masaya si Tali, at sapat na yon. Basta sa ngayon, sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa, at ang araw ay sumilay sa abot tanaw sa magagandang kulay ng papalubog na lugar. Ito ay isang tanawin upang makita, at kung bakit karamihan sa mga tao ay bumisita sa pub sa oras na ito ng gabi. Gusto mo ng isa pang inumin? Tanong ni Liam pagkaraan ng ilang sandali. Yeah sure, nothing too strong though. Naago ng atensyon niya ang ringtone niya sa bag niya nang umalis si Liam para pumunta sa bar. Parang kotse ang bilis ng tibok ng puso niya nang makita ang pangalan ng kapatid niyang nag-flash sa screen niya. Sabik na pinunasan ito ni Tali at inilapit sa kanyang tenga. Amy, ate Tali, okay ka lang? Tanong ni Amy. May kaunting hinanakit pa rin ang boses niya, pero puno rin ito ng pag-aalala. Gayunpaman, labis na natuwa si Tali na talagang kinakausap siya ng kanyang kapatid upang bigyang pansin ang pag-aalala. Ayos lang ako. Mahusay ngayon. Pwede ba tayong mag-usap? Iyon lang ang gusto niya. Malaking bahagi ng kanyang depressive mood nitong mga nakaraang araw ay ang ugali ni Amy sa kanya. Ang kanyang 17 taong gulang na kapatid na babae ay ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya kayang mawala din siya. Ayos ka lang. Naguguluhang tanong ni Amy. Teka, hindi mo narinig. Hindi ba? Nagsalubong ang kilay ni Tali sa pagkalito.
Narinig kong ano. Sandaling namayani ang katahimikan sa linya. Ayaw ni Amy na siya ang magsasabi sa kanya. Ngunit ilang oras na ang lumipas, kaya inakala niyang alam na ni Tali. Narinig kong ano, Amy. Ang boses ni Tali ay apurahan na ngayon habang ang kanyang puso ay tumibok. Bumalik si Liam na may dalang inumin, ngunit naging seryoso siya nang makita ang ekspresyon ni Tali. Boyfriend mo si Lucas. Mahinang bigay ni Amy, at muntik nang mahulog si Tali sa upuan niya. Hindi niya alam kung ano yon, ngunit ang tono ng boses ni Amy at ang pagtawag nito sa kanya na nagtatanong kung okay lang ba siya ay nagsabi sa kanya na hindi ito maaaring maging anumang mabuti. Tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata bago pa niya alam ang nangyari. Nawalan siya ng ama, hindi niya kayang mawala din ang mahal niya sa buhay. Ano naman sa kanya, Amy? Tanong ni Tali na basag ang boses. Naririnig niya ang malayong buntong hininga ni Amy sa linya habang bumibilis ang tibok ng puso niya sa milya kada oras. He got arrested, Ate Tali. He's in jail. Ilang oras na mula nang marinig ni Tali ang balita, at parang totoo pa rin ang lahat. Si Lucas ang nag-iisang dahilan kung bakit siya napigilan, tapos ngayon wala na rin siya. Hindi ito maaaring totoo. Kaya, hindi naniwala si Tali. 52 beses. 52 beses na itong tumawag sa kanya, at kahit na ang tawag ay napupunta sa voicemail sa bawat oras, kumbinsido si Tali na nasa labas pa rin siya at malaya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin niya mapigilan ang pagkirot sa kanyang isipan, ang tanging boses na may katuturan, dahil ito ay nagsasabi sa kanya ng totoo. Ang katotohanang tinanggihan niya sa nakalipas na 5 oras, ngunit alam niyang kailangan niyang takasan sa kalaunan. Hindi maiwasan ni Tali na magtaka kung siya ba ay pinaparusahan. Was it all the time she stole the sugar without her parents knowing? O ito ba ang mga oras na natulog siya sa 12 sa halip na siyam, alam niyang magagalit ang kanyang ina kapag nalaman niya ito? O marahil ito ay ang katotohanan na pinili niyang manatili sa mismong lalaking ito sa loob ng 1 buwan, alam na ang kanyang pamilya ay nag-aalala na may sakit, na maaaring naging sanhi din ang buhay ng kanyang sariling ama. Oo, iyon ang pag-iisip na pinakamasakit. At kahit na malamang na hindi siya pinarurusahan ng universe gaya ng inaakala niya, iyon lang ang naiisip niya. Kaya naman, sinubukan ni Tali na manatili sa denial. Dahil ang pagharap sa katotohanan ay magiging sanhi ng paglabas ng mga kaisipang iyon, at ang mga kaisipang iyon ay masakit na parang impyerno. Pero sooner or later, kailangan niyang bumalik sa totoong buhay. At ito ay malamang na mas maaga kaysa sa huli. Ate Talita, alam kong mahirap lunukin itong tableta, pero sa palagay ko mas gaganda ang pakiramdam mo kung pupuntahan mo siya. Sinisikap ni Amy na makapunta kay Tali sa nakalipas na 2 oras nang umuwi siya mula sa pakikipagkita kay Liam. Galit na asar pa rin si Amy kina Tali at Lucas, ngunit sa oras na nakauwi ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, napansin niya kung paano nakikipag-ugnayan ang 2 magkasintahan. Kahit na madalas malungkot si Tali, nakikita ni Amy ang kaligayahang hatid ng lalaking ito na nagnakaw ng kanyang kapatid sa loob ng 1 buwan. At kaya, hinangaan niya sila. Ngayon, gusto niyang ihatid si Tali sa istasyon para makita siya bago lumipas ang 1 oras ng pagbisita. Nabuhay muli ang pagsisiyasat sa nakalipas na 1 oras, at tila nakahanap ang pulisya ng ebidensya laban kay Lucas. Walang nakakaalam kung sino ang muling nagbukas ng kaso, ngunit kung sino man ang gumawa, binuksan ito ng malinis na ebidensya. Gayunpaman, hindi interesado si Tali sa ebidensya. Si Lucas lang ang inaalala niya at bumalik sa normal sa lalong madaling panahon. At iyon mismo ang sinisikap ni Amy na pumayag siya, ngunit hindi natinag ang babae. Ayaw mo bang makitang okay siya? Tanong ni Amy at tumango naman si Tali. Mabuti, halika at ihahatid kita sa kanya. Si Amy ay parang nakikipag-usap sa 1 bata, hinihimok silang pumasok sa silid-aralan para sa kanilang unang araw sa elementarya. Sa kabutihang palad para sa kanilang 2, si Tali ay nag-aatubili na pumayag, na nadulas ang kanyang sapatos upang sundan ang kanyang kapatid na babae sa labas.
Tahimik lang siya sa buong biyahe papuntang station. Habang papalapit sila, mas naging totoo. Napagtanto ni Tali na siya ay talagang inaresto, at nangangahulugan niyo na ang mga pulis ay sumalungat sa kanyang kagustuhan at muling binuksan ang kaso. At kung inaresto nila siya, tiyak na ito ay ilang matibay na ebidensya. Umaasa lang siya na hindi ito mapunta sa paglilitis. Gayunpaman, ang kailangan lang niyang gawin ay muling magpahangin, at magiging malaya na sila. Scrap na! Naging determinado si Tami na aalisin niya ang hangin upang hindi ito mapunta sa paglilitis. Nawalan na siya ng daddy at muntik nang mawala ang kapatid niya. Hindi rin mawawala ang mahal niya sa buhay. Habang nagmamaneho si Amy papunta sa istasyon, hindi alam ni Tali kung saan nanggaling ang pagnanasa, ngunit tumatalon siya mula sa kotse bago pa man pumarada si Amy. Sa wakas ay bumungad sa kanya ang katotohanan, at ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib ay napakabilis at malakas na ang buong Manila ay nanginginig habang siya ay tumatakbo. Palubog na ang araw sa kalangitan, at ang magagandang sinag ay nagliliwanag sa abot-tanaw sa likod ng istasyon. Medyo malamig ang gabi kahit nasa kalagitnaan sila ng tag-araw. Ito ay tila isang perpektong representasyon ng kalooban ni Tali patungo sa buong bagay. Naririnig ang boses ni Amy mula sa likuran, na tinatawag siya habang nagmamadaling pumasok, ngunit hindi pinansin ni Tali ang kanyang kapatid. Pasimple siyang gumagalaw. Habang tinutulak niya ang mga pintuan ng istasyon, agad siyang nabangga sa isang bagay na matangkad at matigas o kung sino man. Ngunit hindi umabot ng 2 segundo si Tali para may rehistro ang amoy, at agad niyang nalaman kung sino iyon. Isang kapayapaan na hindi pa niya naramdaman noon ang nagpaligo sa kanyang sentido habang siya ay likas na yumakap sa kanya. Tumangging umiyak si Tali, ngunit hindi niya napigilan ang luha ng tumakas habang umaagos ang mga ito. Nakaramdam siya ng labis na kagalakan, ngunit nalilito. Nandito siya kasama niya at hindi sa kulungan gaya ng inaakala niya. Ibig sabihin malaya na siya. Sa pagnanais na malaman ang katotohanan higit sa ano paman, inihilig ni Tali ang kanyang ulo sa direksyon niya upang siya ay nakaharap sa kanya. Agad siyang nginitian niya, pinatong ang hinlalaki niya sa pisngi niya para mawala ang mga patak ng luha. "Bakit ka umiiyak, mahal ko?" tanong niya sa napakalambot at nakapapawing pagod na boses na nagpadala ito ng panginginig sa kanyang gulugod. "I'm sorry, hindi ako nakarating kanina. I heard that you are arrested but I... Nagsimulang manginig ang mga labi niya nang bumahas sa kanyang mga ugat dahil sa wala rito para sa kanya. Siya ang naging bato niya sa mga mahihirap na araw na ito, at sa sandaling nahaharap siya sa sarili niyang paghihirap, masyado siyang abala sa paglulubog sa sarili niyang awa. Pero ayaw ni Lucas na makitang mas lalong umiyak ang paborito niyang babae. Wala siyang pakialam na hindi siya dumating kanina. Sa katunayan, mas kailangan niya siya ngayon kaysa dati. Ayaw niyang makonsensya siya, kaya hinalikan niya ang nanginginig. Mas lalo siyang natunaw sa yakap niya. Ang tagal na rin nung naghalikan sila. Napakatagal na noon. Mabagal at matamis ang kanilang halikan na parang malambot na mapanglaw para ipaalala sa kanila na sila ay kalmado sa isa't isa sa anumang unos. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw na parang isang bagong kanta na kanilang ginawa ng magkasama, at ito mismo ang kailangan nilang dalawa, kahit na higit pa sa hangin mismo. Ito ay ganap at walang alinlangan na perpekto. "You don't have to be sorry, Tali. Konting poses lang, yun lang," bulong niya sa bayhila nito. Nanlaki ang mga mata nito para tignan siya muli. Sa pagkakataong ito ay lalo siyang gumanda sa ilalim ng mga ilaw ng papalubog na araw. "Pero bakit kanila inaresto?" "I thought I dropped the case." "We did, pero remember nung dumating yung mga pulis para tanungin ka kanina? Sila ay sinusubukan upang malaman ang isang lead. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa kanila, ngunit ito ay medyo maganda." Napakunot ang noo ni Tali habang ang mga mata ay bumaba sa lupa. "Ibig sabihin ba nito ay pupunta tayo sa paglilitis?" Ang mismong pag-iisip ay muling tumulo ang kanyang mga luha. Kaya niyang gawin ang lahat para madismiss ang kaso.
pero kung may ebidensya na kinuha siya ni Lucas ng labag sa kanyang kalooban, baka magseryoso lang ito. Ang tanging paraan para mapatunayan nila na siya ay kinuha ay kung mayroon silang o hindi, nakahanap ba sila ng security footage ng gabing iyon? Takot na tanong ni Tali. Kahit na na-knockout siya at hindi pa rin ito mapapatunayan na kinuha siya ni Lucas ng labag sa kanyang kalooban, sapat na iyon na gawin ang lansihin kasama ang isang mahusay na abogado. Dahan-dahang tumango si Lucas. Iyon ay ipinaliwanag ng maraming, ngunit ito ay nagpapaliwanag ng napakaliit. Kaya sa lahat ng oras na ito habang aktibo ang kaso noong sila ay nasa Verde Island, walang nagpa siya na kumuha ng footage ng seguridad hanggang ngayon. May nangyari tungkol sa footage digging na ito. Gayunpaman, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Mas pinagtuunan niya ng pansin kung paano nila ito malalampasan. Well, nakatulog ako sa kung anumang footage na maaaring mahanap nila, kaya hindi yun makapagpapatunay ng anuman, sabi niya sa bahagyang inis. Tumango si Lucas, alam ko. Pero may mga witness din sila. Nandyan ang bartender, kaibigan mong si Liam. There it was. Alam nilang dalawa na siya iyon sa simula pa lang, ngunit walang gustong sabihin iyon. Nagkataon na isang araw lamang pagkatapos niyang umalis sa libing na puro kahina-hinala, nangyari ang lahat. Hey, pero wag kang mag-alala. Kukuha ako ng magaling na abogado at kapag pumunta tayo sa preliminary hearing, duda ako na mapupunta ito sa paglilitis. Sinubukan ni Lucas na pakalmahin si Tali, ngunit hindi matahimik ang kanyang mga ugat. At kailan naman yun? Kinagat niya ang labi niya bago sumagot. Susunod na linggo. Isang buong linggo. Alam ni Lucas na magiging pahirap ito para sa kanya. Ayaw niyang ma-stress siya, pero alam niyang wala na siyang magagawa pa. Napaka-pribilehyo na niya na makapagpiyansa ng maaga, nang siya ay kasuhan ng isang bagay na kasing laki ng kidnapping. Ito ay tumagal ng buong araw, ngunit ang kanyang assistant, si Maddie, ay nasa buong araw at sa wakas ay nagmungkahi ng halaga na katanggap-tanggap para sa kanyang piyansa ng maaga. Sana, hindi na niya kailangang makita ang ibang opisyal hanggang doon. Alam ko baby, alam ko. Pero magiging maayos din ang lahat, okay. Bulong niya habang hinihila siya pabalik sa yakap at hinihimas ang nakapapawi na mga bilog sa likod niya. Alam ni Tali na wala na siyang magagawa, kaya nagpakawala lang siya ng mahabang buntong hininga, palapit sa dibdib nito at nagdasal na sa susunod na linggo ay mangyari ang gusto nilang dalawa. Preliminary Part 1. Medyo maluwang ang damit kay Tali habang huling sulyap sa bintana ng kotse na gumaganap bilang substitute's mirror. Ang view ng courthouse sa likod niya ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod, ngunit muli ay naalala niya na kailangan niyang maging malakas para dito. Mahirap talaga para sa kanya ang paunang pagdinig ni Lucas. Ang sobrang espasyo sa damit ay pinatunayan kung gaano ka-stress nitong nakaraang linggo. Not to mention the fact na hindi pa niya ito masyadong nakikita. Masyado siyang abala sa kanyang abogado, o masyadong abala sa pagsisikap na mapanatili ang paghahari sa mga chismis na nangyayari sa paligid, na posibleng makasira sa kanyang imahe. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng stress na pinagdadaanan nilang dalawa, ang pagdinig na ito ay nagsama-sama sa kanila ng higit pa kaysa dati. Natutunan nila kung paano maging doon para sa isa't isa, at kahit na ang mga bagay ay hindi mangyayari sa paraang inaasahan nila, mas handa silang sumulong ng magkasama bilang mag-asawa. Sapat na ang isiping yun para muling mapangiti si Tali. Bumaba kanina si Lucas kasama ang kanyang abogado, doon daw sila magkikita. The mere fact that Lucas was in the building did wonders on Tali's stomach, as it erupted in butterflies. Ngunit di nagtagal na matay sila nang huminto ang isang pamilyar na sasakyan. Hindi na nagulat si Tali, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Bumaba siya sa kanyang sasakyan na naka-dark shades at naka-jacket na kasing presko ng French fries, na para bang first time niyang pupunta sa isang mamahaling date o makikilala ang mahal niya sa buhay. Nagtama ang mga mata ni Liam kay Tali sa kabilang kalsada, at nang ngumiti ito sa kanya, hindi na niya ito ibinalik. Hindi siya makahanap ng lakas. Siya ang dahilan kung bakit muling binuksan ang kaso noong una.
Ang dahilan kung bakit nagpatawag pa ng preliminary hearing ay dahil masyadong nalilito ang magkabilang panig kung dapat bang ihinto ang kasong ito o hindi. Sa isang dulo, ang biktima ay hindi kumikilos na parang biktima. At iyon ay dahil ayaw ni Tali na makasuhan si Lucas. Gayunpaman, gusto man niyang umiyak ng biktima o hindi, kung mayroong sapat na ebidensya na magpapatunay na siya nga ay kinuha laban sa kanyang kalooban sa panahong iyon, isang krimen ang nagawa at maaari siyang kasuhan. Iyan ang ipinaliwanag ng district attorney kay Tali nang magkita sila noong nakaraang linggo. Mabuti si Tali na hindi nagbigay ng anumang bagay na posibleng magamit laban kay Lucas sa pagdinig. At dahil hindi nagsampa ng mga kaso si Tali laban kay Lucas at hindi kumuha ng abogadong mag-uusig, ang district attorney ang kailangang maging prosecutor sa kasong ito. At ang kanyang sasakyan ang pangalawa na huminto nang tumawid si Tali sa kalsada. Magiliw nang umiti si Mrs. Richmond kay Tali bago tumungo sa loob, na may isang portfolio na napakakapal na ang pagdududa ay yumakap kay Tali sa isang segundo. Si Mrs. Richmond ay mabuti, talagang mabuti. Ngunit kinailangan ni Tali na tiyakin sa sarili na magaling din ang abogado ni Lucas. Heto na, ang sandali na umusbong mula noong gabing kinuha siya ni Lucas. Makakalaya ba siya, o mapupunta ba ito sa paglilitis, at hindi maiiwasang makulong siya? Inaasahan ni Tali ang nauna habang hawak-hawak ang kanyang handbag at sinimulang i-mount ang mga hakbang. Sana ay maging maayos ang araw na ito, at pareho silang aalis sa courthouse na iyon bilang mga malayang kabataang umiibig, tulad ng dati nilang pinagdaanan. Ang pinakalayunin ni Lucas ay ganap na ibagsak ang kaso. Iyan ang para sa prelims pagkatapos ng lahat. Tali, Tali, maghintay ka. Napapikit si Tali at huminga ng malalim nang tumawag ang pamilyar na boses ng kaibigan mula sa likuran niya. Maririnig din ang paghakbang ng mga paa nito patungo sa kanya habang nakahanay ito sa mga hakbang nito. Buong linggo kitang hindi nakikita. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ni Liam habang hinahabol ang hininga. Sa hindi malamang kadahilanan, ikinagalit nito si Tali, habang umiikot siya sa kanyang mga heels upang harapin siya. Talaga Liam, maaari mo ba talagang tanungin ito ngayon? Habang ako ay nasa isang paunang paglilitis para sa aking kasintahan lahat dahil ang aking matalik na kaibigan sa paanuman ay mahiwagang humukay ng ebidensya tungkol sa kanya, pagkatapos kong hilingin sa iyo na airdrop ito. Medyo nagulat si Liam sa galit ni Tali. Kumurap siya ng ilang beses bago bumalik sa buhay ng mga buhay. Hindi kailanman nagsalita si Tali ng ganito kalupit sa kanya noon, kaya't ito ay nagpadala sa kanya sa limot ng ilang sandali. Tali, ikaw lang ang hinahanap ko. Alam kong may hindi tama at sinundan ko ang loob ko. Kung sinamantala ka niya kahit isang araw, gusto ko ng hustisya para sa iyo. Bakit hindi mo nakikita tulad ng nakikita ko? Dahil mahal ko siya, tanga. Sigaw niya, dahilan para mapalingon sa kanya ang ilang mga ulo. Mahal ko siya at wala akong pakialam sa sasabihin ng sino man tungkol sa gabing iyon. Nanatili ako, di ba? Uuwi na sana ako pero hindi. Iyon ang punto Tali, hindi ko akalain na mahal mo siya. Ang dami niyang regalo, di ba? Pinaramdam niya sa'yo na espesyal ka at binitag ka niya, hindi mo ba nakikita? Siguro kaunting oras ang layo. Stop it, pigil niya, mas lalong kumukulo ang galit niya. Sa tingin mo ganun talaga ako ka-materialistic? Oo, pinaulanan niya ako ng mga regalo, ngunit hindi yon ang dahilan kung bakit ako nagstay. Nanatili ako dahil mahal ko siya. At bago ka makakuha ng anumang mga ideya, hindi niya ako kinidnap. Nagplano kami ng paglalakbay na ito. Ilang araw bago ko hindi alam na nag-exist pala ang lalaking iyon. Nang niyaya mo akong maghapunan sa kanya noong gabing iyon, sinabi mo sa akin na bumalik ang isang matandang kaibigan. Tingnan mo, alam kong pinoprotektahan mo lang siya, pero... Goodbye Liam, sana sa hinaharap, maaari mong igalang ang mga hangganan at kagustuhan ng mga tao. Dahil hindi ko maintindihan kung paano mo posibleng sabihin sa akin ang nararamdaman ko para sa kanya.
Wala kang alam, so best umalis ka na lang ngayon, or lose whatever string. Iyon ang nagpapanatili sa ating pagkakaibigan. Natigilan sa katahimikan at nagkakasalungatan, tumayo si Liam at pinanood habang papalapit siya sa pasukan. Inamin niya sa kanyang sarili na ang reaksyon nito ay nagpapatunay lamang na mahal nga niya si Lucas, ngunit sa kabilang banda ay gusto pa rin niya itong iligtas. Siguro medyo natagalan siya para mabuksan ulit ang kaso. Siguro ay ang pagseselos niya matapos makita ang tinginan nila sa libing. Ilang beses na niyang tiningnan si Tali ng ganoon, ngunit hindi niya ito natanggap bilang kapalit. Pagkatapos ng halos 2 buwang pagkawala, bumalik siya at tumingin sa ibang lalaki sa paraang pinapangarap niya halos gabi-gabi. Siyempre susubukan niya ang lahat para makuha siya pabalik. Gayunpaman, alam niyang kapag pumasok siya sa courtroom na iyon, mawawala siya ng tuluyan. Isa siya sa mga saksi kung tutuusin. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya ngayon? Malinaw na nawala siya sa alinmang paraan. Kaya't kung ito lang ang tanging paraan niya sa pagligtas sa kanya mula sa isang taong kilala niyang kumidnap sa kanya, hindi niya alintana ang pagkamuhi nito sa kanya magpakailanman. Sa isip niya, ito ang paraan niya para protektahan siya. Nakikita man niya o hindi. Preliminary Part 2. Ang mahinang ugong ng satsat ay lumibot sa silid nang pumasok si Tali. Dumapo agad ang mga mata niya sa pamilya niyang andoon, ilang upuan lang. Nag-init ang puso niya sa nakita. Matapos ang lahat ng nangyari, pati na ang nangyari sa labas kasama si Liam, ang kanilang suporta ay naging kahulugan ng mundo sa kanya. Lalo na si Amy. Nag-warm up na naman siya kay Tali mula nang arestuhin si Lucas. Dahan-dahan, natutunan at naunawaan niya kung bakit nanatili si Tali at isinasaalang-alang ang kanyang nararamdaman. Inamin ni Tali na nasaktan niya sila ng husto, at mabubuhay siya magpakailanman kasama nito, lalo na wala siya roon noong namatay ang kanilang ama. Ngunit sila ay nasa daan patungo sa pagbawi. Lahat ng babaeng Suarez magkasama. And to make it better, kagabi nag-dinner silang lahat ni Lucas for the first time. Nakalimutan na lang nila ang mangyayari sa susunod na araw, at umaktong parang isang pamilya lang na nagkikita ng love interest ni Tali sa unang pagkakataon. Si Amy pala ang pinakanagustuhan ni Lucas. Ang kanyang don't judge the book by its cover theory ay naging mas totoo kagabi, at sa lahat ng mga tao, gusto niyang makitang malaya si Lucas kasama si Tali higit sa ano paman. Ito ay maganda. Mabilis na kumaway si Tali sa kanila bago sinimulan ng kanyang mga mata na i-scan ang silid para sa isang tao na gusto niyang makita mula sa sandaling siya ay nagmaneho. Sandali niya itong nakita kaninang umaga sa kanyang silid sa hotel, nang gisingin siya nito at sinabing aalis na siya. Napagdesisyonan niyang umuwi na kasama siya kagabi para sabay silang pumunta sa pagdinig, pero kinailangan ni Lucas na makipagkita kay Steven, kaya kinailangan ni Tali na maglakbay ng mag-isa. She didn't mind though. Naiintindihan niya ang intensity ng araw. Ang lahat ay kailangang maging perpekto. May tumapik sa kanyang balikat, at mabilis siyang umikot na may ngiti sa labi, alam na niya kung sino iyon. Ang kanyang pabango ay nakikilala mula sa milya-milya ang layo. Sa katunayan, pinunan ng lalaking pinapangarap niya ang kanyang paningin, na mukhang matalas gaya ng dati sa isang malutong na suit na may bagong ahit at maliwanag ng ngiti. Yumuko siya para siniil ng halik ang sulok ng labi nito, hindi pinapansin ang mga tanawing natatanaw nila sa loob at paligid ng silid. Namula si Tali habang ikinakabit ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Muling bumangon ang kanilang mga pangyayari kagabi sa kanyang silid sa hotel sa mismong pakiramdam ng kanyang katawan na namumula sa kanyang katawan. Ang lalaking ito ang magiging kamatayan niya. "Kumusta ka?" tanong ni Lucas habang hinihila. Nagkibit-balikat si Tali sa kasabi ni Tawan. "Ayos lang ako, siguro. Gusto ko lang matapos ito para makauwi na tayo." Sa bahay, nakataas na kilay na tanong niya. "Oo, marami akong iniisip tungkol sa bahay mo sa Verde Island. Hawakan mo dapat yan, Tami." Si Steven, ang abogado ni Lucas ay agad na natanong ng wala sa hangin, na mukhang kasing talas ng kanyang suit. Parehong inis at napahanga si Tali sa lalaki.
Nahirapan siyang pumili kung anong emosyon ang mararamdaman sa kanya. Si Steven ang tipo ng tao. Magsisimula tayo sa loob ng 2 minuto. Baka kailanganin ko siyang nakawin sandali. Alam mo, to save his ass, biro niya sabay tapik sa balikat ni Lucas. Bahagyang tumawa si Tali ngunit pumayag pa rin. Okay, mamaya na lang kita kakausapin. At mas mabuting iligtas mo siya. Iligtas mo kami, sinabi niya ang huling bahagi na iyon kay Steven, lahat ng biro at katatawanan ay isinantabi. Gaya ng dati, malinaw na naintindihan ni Steven at tumango siya bilang pagsang-ayon. Gagawin ko, huwag kang mag-alala. Dahil nasiyahan, binigyan ni Tali si Lucas ng isang huling sulyap bago umupo sa tabi ng kanyang ina at kapatid na babae. Umupo ang iba, at mula sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Tali ang pagpasok ni Liam at umupo sa tabi ng bartender mula sa Overviews Pub. Isang maikli at batang babae ang umupo din sa kanila. Nakilala siya ni Tali bilang assistant ni Lucas. Ang bartender ay isang maliwanag na saksi, ngunit si Maddie. Hindi maisip ni Tali kung ano ang maaaring naramdaman ng pagtataksil kay Lucas, ngunit tila hindi siya naabala. Mukhang hindi naman niya ito nagustuhan bilang assistant. Ngunit nag-alala si Tali sa kanyang sasabihin. Kung tutuusin, isa siya sa mga pinakamalapit na tao kay Lucas na makikita ang bawat kilos nito. Hiniling din na tumistigo si Nick, ang kanyang driver, dahil siya ang maghahatid kay Lucas sa airport ng gabing iyon. Ngunit silang tatlo lang ang nakakaalam, dahil tumanggi si Nick na tumistigo. Itinanggi pa niyang dinala si Lucas sa pub ng gabing iyon. Ngayon ay isang tapat na manggagawa. Hindi hiniling ni Lucas na magsinungaling si Nick para sa kanya, at pareho siyang hinangaan at iginagalang ni Tali dahil doon. Lahat ay tumayo para sa kagalang-galang na hukom Stennett, sabi ng isang napakalaking pulis habang ang isang matandang pandak na lalaki ay pumasok sa loob. Umupo siya sa kanyang upuan habang ang korte ay muling kinuha ang kanilang mga upuan. Nabuhay ang pag-aalala ni Tali nang muling tumayo si Steven. Si Lucas ay naka-relax sa kanyang upuan, ngunit hindi masyado para hindi siya nababahala. Pero kakaiba, inaabangan niya ang pagdinig na ito. Magandang umaga, Your Honor. Ako si Steven Wright sa ngalan ni Mr. Lucas Gutierrez. Ngayon ang oras at petsa na itinakda para sa isang paunang pagsusulit, at nakipag-usap ako sa aking kliyente at nakipag-usap ako sa mga tao. At sa oras na ito ay pinili ng aking kliyente na magpatuloy sa paunang pagdinig na may pag-aangking hindi nagkasala para sa mga singil ng kidnapping sa 2 antas. Karamihan sa mga ulo ay lumingon kay Lucas, habang ang ilan ay lumingon sa hukom habang siya ay nagsasalita. Totoo ba ito, Mr. Gutierrez? Tanong ng judge sa monotone na boses. Tumango si Lucas. Yes, Your Honor. At handa na ba ang taga-usig kasama ang lahat ng ebidensya para magpatuloy sa pagdinig na ito? Agad na tumayo si Mrs. Richmond habang ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa ilalim ng kanyang tiyan. We are, Your Honor, sabi niya bago bumaling kay Steven. Iminumungkahi namin na talikdan ang nasasakdal ang pagdinig na ito, para dumiretso ito sa paglilitis. Tumanggi ang nasasakdal, agad na tumutol si Steven, at bumagal ang puso ni Tali pagkatapos na tumahimik ng husto ng iminungkahi ng babae na dapat na sumuko si Lucas at dalhin ito sa paglilitis. Sa kabutihang palad, alam nila kung ano ang gusto nila. Mabuti kung ganoon, pagtatapos ng hukom, na tila naiinip pa, habang nakasandal sa kanyang upuan. Pagkatapos ay tinawag niya ang pambungad na pahayag ni na Steven at Mrs. Richmond. Pareho silang mabuti at kapanipaniwala. Ito ay magiging isang mahabang araw. Unang ipinakita ni Mrs. Richmond ang ebidensya na natagpuan ng mga pulis bago bumalik si Natali at Lucas, na madaling na-dismissed. She then brought out the big guns, ipinakita niya ang video na nakita ni Liam tungkol sa pag-alis ni Lucas kasama si Tali na hinimatay sa kanyang mga bisig. Walang makapagsasabi na nilagyan niya ng droga siya o kung natutulog siya. Ngunit si Mrs. Richmond ay hindi pipi. Dito siya tumawag para sa kanyang mga saksi. Una ay ang bartender ang nagsilbi sa kanila noong gabing iyon.
Madali niyang naalala ang mukha ni Lucas, dahil bagong mukha yon at palagi siyang nakakapagrehistro ng mga bagong mukha. Sinabi niya na inihain niya sa kanila ang dalawang magkahiwalay na inumin. Ang una ay kasama ang kanilang mga pagkain, at ang pangalawa ay ilang minuto bago niya nakita si Lucas na umalis kasama si Tali. Iyon lang ang sinabi niya, pagkatapos ay tinawag niya si Liam sa mga kinatatayuan. Walang tigil na tinitigan ni Liam si Lucas sa kabuuan ng kanyang patutuo, na sinasabi sa lahat kung paano siya inimbitahan ni Tali na kumain sa kanila ng gabing iyon, at kung nagpaplano siyang umalis, alam niyang hindi siya aalis ng ganoon. Tila naniwala ang lahat na siya nga ay nakadroga. Nang makitang gising na gising siya isang minuto, at sa sumunod na panahon, giniginaw siya. Pero parang hindi pa yun sapat, nakuha ni Maddy ang winning points. Matapang niyang pinatotohanan na buong araw ay pinabili siya ni Lucas ng mga damit at gamit na pambabae, isang araw lamang bago nawala si Tali. Nakuha pa nito ang ina ni Tali na isinasaalang-alang kung si Lucas ang nagplano nito o hindi. Ibinahagi pa ni Maddy ang mga pampatulog ni Lucas, ang mismong mga gamot na ginamit niya sa kanya, na sinasabi sa lahat na ang tamang dosis ay maaaring magpatulog sa sinuman sa loob ng ilang oras. Hindi ito inaasahan ni Lucas, at tiyak na nag-alala ito sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit pinalalayo niya ang mga tao. Isang beses lang niyang pinabili si Maddy ng mga tabletang iyon para sa kanya, at ngayon ay ginagamit niya ito laban sa kanya. Nagsimulang manginig ang paa ni Tali habang nakikinig sa sinasabi ni Maddy tungkol sa pagpapadala ng lahat ng gamit na pambabae sa isang bahay sa Verde Island, ang mismong bahay kung saan nagpunta ang isang search party na may mga warrant ilang araw lang ang nakalipas, hinahanap ang lahat ng ari-arian ni Tali. Ngunit ang talagang ikinagulat ni Tali, ay nang magharap si Mrs. Richmond ng isang bagay na hindi man lang niya naaalala tungkol sa isang bagay na hindi man lang alam ni Lucas. Natagpuan niya ang mga log. Baliw talaga sila. Preliminary Part 3. Pagkalito, pagkakasala, hindi paniniwala at takot. Iyon lang ang nangyayari sa silid habang ipinakita ng abogado ang mga log ni Tali sa screen. Si Lucas ay tumingin sa kanyang balikat na walang kasalanan habang tahimik niyang tinanong si Tali kung ano ang mga iyon. Nang dumating ang mga pulis sa kanya at sinabi sa kanya na mayroon silang warrant para halughugin ang kanyang bahay sa isla ilang araw na ang nakakaraan, hindi na siya tumutol, nakitang ibinalita na nila na doon sila tumutuloy. Hindi niya inaasahan na may mahahanap sila. Ngunit ito at ang mapagmataas na tingin sa mukha ng kanyang taga-usig ay nagsabi sa kanya na ito ay isang bagay na maaaring magpagulo sa kanya. Hindi banggitin ang bakas ng takot sa mukha ni Tali. Ang kanyang mga log sa ibaba sa buwan ay naging mas positibo, ngunit ang unang tatlo lamang ay sapat na upang kumpirmahin ang tanong kung siya ay inagaw o hindi. Ate Tali, okay ka lang? Ano ba yung mga yan? Pabulong na tanong ni Amy nang mapansin ang pag-aalala ni Tali. Gayunpaman, si Amy ay hindi nakatanggap ng tugon mula sa kanyang kapatid na babae, nakikita na siya ay masyadong abala sa pagkakaroon ng mini panic attack. Gusto niyang umiyak at sumigaw. Hindi ito maaaring magtapos ng ganito. Tumanggi siya. Sinubukan ni Tali na mag-isip ng mabilis habang in-scroll ng babae ang kanyang mga personal na gamit. At pagkatapos ay naisip niya. Ito ay personal. Tumalon mula sa kanyang upuan, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat ng nasa silid. Inis at nalilitong mga tingin ang bumungad sa kanya habang nagmamadaling pumunta sa harapan. Hindi alam ni Lucas kung ano ang iisipin o kung ano ang mararamdaman, dahil siya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Miss Suarez, please sit down, sabi ni Judge Stennett sa mabagsik na tono habang inaagaw ang laptop niya sa babae. Pinandilata ni Mrs. Richmond ang nakababatang babae habang inaabot niya ang laptop, ngunit iniwas ito ni Tali nang hindi niya maabot. Miss Suarez, ungol ng hukom, at nagsimulang gumalaw ang malaking pulis patungo sa kanya, ngunit mabilis nitong itinaas ang kamay para pigilan siya. Maghintay, desperado niyang sabi. Una sa lahat, kung anuman ang mayroon ako sa laptop na ito ay personal, at hindi ako nagbigay ng permiso para ito ay isa publiko. Lahat ay nakatingin sa kanya na para bang lumaki siya ng ibang ulo.
walang nakaintindi sa sinasabi niya. Ito ay katibayan, itinuro ni Mrs. Richmond sa inis, ngunit binato siya ni Tali ng panibagong tingin. Maaaring mukhang ebidensya, ngunit hindi. Pinutol niya, ito ay isang bagay na aking ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit ako naging napakalihim sa aking pamilya, at kung bakit ako lumalayo ng matagal. Ngunit kung babasahin mo ito ng walang pahintulot ko, isinusumpa kong maririnig mo ang aking abogado. Itinaas ng abogado si Tali ng isang perpektong naka-arco na kilay at sapat na ang hukom. Miss Suarez, kung hindi ka uupo ngayon. Napakagatlabi si Tali. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin, ngunit ginagawa niya ang mga bagay na ito habang siya ay umalis. Tinitigan niya si Lucas saglit na tahimik na nagtatanong sa kanya kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay sa kanyang ina at kapatid na babae, sa dati niyang matalik na kaibigan at sa wakas, bumalik kay Mrs. Richmond. At pagkatapos ay tinamaan siya nito. Pero hindi ko kaya, Your Honor. Patawarin mo ako. Pero dahil isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan, kailangan kong linawin ang mga bagay-bagay. Maaari mo, ngunit sa isang maayos na paraan. Kaya ilagay mo ako sa kinatatayuan, hiling niya bago makita kung gaano siya kasungit. Please, nahihiyang dagdag niya. Naiinis pa rin ang judge, pero isang tingin lang kay Tali ay alam niyang hindi ito bababa ng walang laban. Kaya, bumuntong hininga siya sa pagkatalo at iwinagayway ang kanyang kamay sa direksyon ng podium. Your Honor, kung maaari kong maupo ka, Mrs. Richmond, pinutol siya ni Judge Stennett sa pagsasabing, at ngumiti si Tali habang nakaupo siya sa hindi komportableng upuan. Ang nagtatanong na tingin ni Lucas ay hindi nawala mula sa kanya, ngunit sinubukan niyang makipag-usap sa kanya upang makipaglaro, at gayon din ang ginawa niya. Sumandal siya sa upuan at pinakinggan ang sasabihin nito. Ang balita na nagdala sa amin pabalik sa Manila ay isang bagay na hindi inaasahan at kakilakilabot, at kaya kami ay umalis ng nagmamadali, hindi nag-abala sa pag-iimpake ng anuman. Kaya naman hindi ko ibinalik ang aking laptop. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagkalito, ngunit kung ano ang iyong nakita sa laptop na ito ay hindi katibayan, ngunit isang simula ng kung ano ang magiging nobela ko, simula ni Tali habang ang buong silid ay nag-iingay sa maliit na pag-uusap. Ang kanyang ina at kapatid na babae ay ang pinakanalilito, dahil alam nila na si Tali ay hindi kailanman nakipag-usap tungkol sa pagsusulat ng isang libro o nobela. Oo, totoo na hindi ko nakita si Lucas sa loob ng 16 na taon, gaya ng matapang na itinuro ng kaibigan ko rito. Tumigil sandali si Tali para bigyan ng masama si Liam. Pero ang hindi niya alam, noon pa man ay gusto ko nang maging isang autor dahil mahilig akong magbasa. Nahihirapan akong hanapin kung ano ang gusto kong isulat, at nang makita ko si Lucas, naisip ko, ano kaya ang isang mas magandang kwento kaysa sa muling pinagsamang mga childhood sweetheart. Unti-unti niyang napanalo ang ilan sa mga taong naruroon, dahil napukaw ang kanilang interes sa kwento niyang ito. Napansin ito ni Tali at nasiyahan siya. Nagpatuloy siya sa mismong tono na iyon na may parehong ekspresyon, para hindi siya magbigay ng kahit ano. Tulad ng sinumang may akda, ang inspirasyon ay nagmumula sa mga kakaibang aspeto ng buhay. Ang akin ay pumasok sa Overviews Pub mahigit isang buwan na ang nakalipas. Nang sabihin sa akin ni Lucas na uuwi na siya sa Batangas, hiniling ko sa kanya na ihatid ako. Nagkataon na nahulog kami sa pag-ibig sa proseso. Bahagya siyang napahagik-gik dito habang kumindat ito sa kanya. Maging ang hukom ay napangiti ng ilang segundo. Noong gabi na nawala ako, kinausap ko si Lucas tungkol sa konseptong ito. Inilatag ko ang aking ideya para sa libro at kakaiba, hindi niya ito tinutulan. Palagi siyang sumusuporta, at iminungkahi niya yon upang gawing mas madali, kaya kung ilagay ang aking sarili sa posisyon ng aking babaeng bida, dahil lahat ay inspirasyon ng aming muling pagsasama. And it might sound crazy, dagdag ni Lucas, pinutol si Tali. Ngunit iminungkahi ko na ang pamumuhay ay magiging mas madali para sa kanya na magsulat. Pinadalhan siya ni Lucas ng ngiti at sabay kindat ni Tali pasasalamat sa kanya bago ipinagpatuloy ang kanyang napakakapanipaniwalang kasinungalingan.
Alam kong parang convincing ang video, pero hindi ako inagaw ni Lucas noong gabing iyon, sabi niya, gamit ang air quotes. Tulad ng sinabi at sinabi ko at nakiusap na paniwalaan ako ng lahat, sumama ako sa kanya ng kusa. Walang krimen na ginawa. Nataranta ang lahat dahil wala silang ideya kung tungkol saan ang ideya ng libro na ito. Maaaring nakita ni Mrs. Richmond ang aking mga tala sa araw-araw at naniwala na sila ay totoo, ngunit ang mga ito ay isang sigaw lamang mula sa aking karakter, hindi ako. Alam mo, ang aking kwento ay nagsasangkot ng isang lalaki at isang babae, na nakahanap ng kanilang daan pabalik sa bawat isa, iba pa matapos magkahiwalay ng napakaraming taon. Dinukot siya ng lalaking bida sa takot na mawala siya sa kanya ng tuluyan, at natural lang, ang ugali niya noong una ay hindi ang pinaka-welcoming. Namula siya nang maalala ang mga unang araw na kasama niya ito. Over time, umiibig sila. Nakakabaliw kung paano ko nahanap ang pinaplano ko para sa mga karakter ko sa Lucas. Ninakaw niya ang puso ko, kaya nawala ako saglit sa pagsusulat at na-enjoy ko lang siya. Nawala ang ngiti niya nang may pumasok sa isip niya. Ngunit pagkatapos ay namatay ang aking ama, at kailangan kong umuwi ng nagmamadali. Alam namin ang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa bahay, kaya't sinubukan kong sabihin sa aking ina na okay ako. Ngunit alam ko na kapag nakauwi na kami, kaya kong linisin ang hangin. At ginawa mo, saglit, dagdag ni Steven na tila naiintriga. Tumango si Tali, ibinagsak ko ang mga nakakatawang paratang laban kay Lucas. At kahit na muling binuksan ang kaso at sinubukan kong sabihin sa lahat na wala siyang ginawang mali, walang nakinig. I apologize for the trouble, I really do. Pero kung nakinig lang kayo. Huminga siya ng malalim habang sinusuri ang karamihan, tinitingnan kong may bumili sa kanyang kwento. Sa kabutihang palad, ang lahat ay tila mayroon. Natatakot siyang harapin ang kanyang ina, alam niyang ibang-iba ang kwento niya sa kanila, at kung talagang nagsusulat siya ng libro, hindi niya ito itatago sa kanila. Ngunit binasa ng nanay ni Tali ang pagitan ng mga linya at nakita nilang dalawa lamang silang magkasintahang nag-aaway ng husto para sa pag-ibig. Ito ay tiyak na nakumpirma na siya ay talagang kinidnap, ngunit hindi tulad ng 3 linggo na nakalipas, siya ay handa na palayain ito. Napasaya siya ni Lucas, at kahit hindi nagsimula sa tamang paraan ang mga aspeto ng kanilang pagmamahalan, nangyari pa rin ito. Iyon lang ang mahalaga ngayon. Walang anumang katuturan ang dahilan kung bakit silang dalawa ay nasaktan sa pamamagitan ng pagdudulot ng ripple sa napakakumbinsi na kwento ni Tali. Nang magtagpo si Tali sa mga mata ng kanyang ina, agad siyang narelax nang makitang nakakagulat na natanggap niya ang kanyang pag-aproba. Siya ay higit sa pasasalamat. So kung totoo ito, bakit ngayon mo lang sinabi ito, Miss Suarez? Tanong ng judge matapos ang sandaling katahimikan. Napakagatlabi si Tali para pigilan ang sarili sa pagtawa. Hindi pa ako ang oras para tumestigo, Your Honor. Pero hindi ko lang hinayaang basahin ni Mrs. Richmond ang mga bahagi ng aking trabaho. Hindi kapag malapit na akong matapos. Tumango si Judge Stennett na bakas sa mukha niya ang inis. Para sa kanya, ito ay isang pag-aaksaya ng isang perpektong magandang paunang pagdinig. Kung ito ay totoo, kung gayon ito ay maaaring harapin at ayusin sa istasyon. Ayaw niyang mag-aksaya ng isa pang minuto sa kasong ito kapag ang biktima ay hindi naman biktima. Alam niya na ang kasong ito ay isang nawawalang dahilan sa simula. Matapos suriin ito at makita kung ilang beses itinanggi ni Tali na siya ay kinidnap, gusto niyang ihulog ito noon. Ngunit ang kanyang tungkulin ay tumawag, at sa makatuwid ay kung bakit siya humawak ng prelim. Ngayon, maaari na itong isara sa wakas. Magpakailanman. Very well then. With the testimony of the witness and the presentation of evidence that is now null, this case is dismissed. Ang gavel ay hinampas sa hardboard, hudyat ng pagtatapos ng pagdinig at ang simula ng kanilang hinaharap. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Tali nang siya ay tumayo mula sa kanyang kinatatayuan, at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Lucas. Nagawa natin, humagulgul siya sa dibdib niya. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya hanggang sa marinig niya ang sarili niyang magsalita.
Hinaplos ni Lucas ang kanyang balikat at hinalikan ang kanyang noo habang nakapikit ang mga mata. Alam ko, baby. Salamat. Ikinalulungkot ko ang tungkol sa mga log. Sasabihin ko sana sa'yo. Mabilis siyang pinutol ni Lucas sa pamamagitan ng paglapit nito sa labi niya. Okay lang. And I actually like the idea of a book. Umisi ito sa kanya habang nagpakawala ito ng malakas na tawa. Siguro balang araw. Walang ibang salita, niyakap niya ito sa kanyang dibdib upang pahalagahan ang pakiramdam na nasa malapit siya. Isa-isang nag-file out ang mga tao. Nahuli ni Liam ang mga mata ni Tali mula sa kabilang kwarto, at mabilis niyang inilihis ang kanyang tingin. Baka someday in the future pwede silang maging magkaibigan ulit, pero hindi na ngayon. Kailangan lang nilang makita kung ano ang hinaharap. Well, maganda ang pakikipagnegosyo sa iyo. Boses ni Steven ang bumasag sa dalawa nang humarap siya sa kanila. Iginala ni Lucas ang kanyang mga mata sa kanyang kaibigan, alam na regular silang nakikipag-usap, isinasaalang-alang na siya ay isang makapangyarihang tao na may maraming pera. Ang isang abogado sa kanyang tango at tawag ay isang kinakailangan. Salamat ulit Steven, sabi ni Lucas sabay tawa at mahigpit na pakikipagkamay. Anytime. Keep him safe, little miss. Kinindatan niya si Tali bago naglakad palapit sa kanila. Alam ni Tali na alam ni Steven na kasinungalingan ang lahat. Pero pinadali nito ang trabaho niya kaya hindi na rin niya ito pinansin. Pagkatapos ay lumitaw sina Amy at Sarah na may sarili nilang mga mapang asar na hitsura. Natigilan si Tali dito. Natatakot siyang harapin sila, alam niyang malalaman nila ang lahat sa nobela na kasinungalingan na yon. Isang libro ha, tanong ni Amy habang nakahalukip-kap ang mga braso sa dibdib. Mama, Amy pwede kong ipaliwanag. Inaasahan ko ito, dagdag ni Amy habang pinutol ang kapatid. Pagkatapos ay hinalikan niya ang pisngi niya at tinungo ang exit. Ganoon din ang ginawa ni Sarah, na iniwan si Tali na parehong nabigla at gumaan. Wala nang laman ang courthouse kasama ang dalawang magkasintahan. Umiti si Tali kay Lucas na may kinang sa mga mata nito na lagi niyang minamahal. Talaga bang hinugot natin yan? Tumango si Lucas na may maliit na ngisi sa labi habang hinahaplos ang pisngi nito. Ginawa natin. Ngayon na lang ang forever na pupuntahan natin. Ibinalik ni Tali ang kanyang ngiti, mahal ang paraan ng pagsasabi niya ng forever. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri sa pamamagitan ng kanyang mga daliri at nagpatuloy sa pag-akay sa kanya sa labas at sa kanilang bagong buhay, hindi kailanman pinabayaan ang kanyang ngiti. Magpakailanman, iyon ay hindi masyadong masama sa lahat. Makalipas ang 5 taon, ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan. Maaaring lumipas ang mga taon, maaaring magbago ang mga tao ngunit ang pag-ibig ay laging nananatiling pareho. Tungkol sa dalawang ito, alam nilang kasi simula pa lang ng kanilang paglalakbay, gayunpaman hindi sila makapaghintay na makita kung saan sila dadalhin itong daan na tinatawag na buhay. Matingkad na sinag ni Tali ang asawa habang binabasa niya ang pagtatapos ng kanyang libro. Medyo abala ang pagkuha doon, ngunit ipinagmamalaki niya na nagawa niya ito. Buong pusong ibinalik ni Lucas ang kanyang ngiti habang marahang hinahaplos ang balikat nito, ngunit ang kislap ng mga mata nito ay nagsabi kay Tali na magbibiro siya tungkol sa isang bagay na malamang na hindi niya magugustuhan. Ito ay mahusay at lahat, ngunit hindi ko pa rin gusto na ang pangunahing lalaki ay nakulong sa loob ng 4 na taon, aniya habang lumalawak ang kanyang ngiti. Pinandilatan siya ni Tali at ginamit ang salansan ng papel para sampalin ang kanyang dibdib. Ito ay makatotohanan at nagbibigay ito sa dulo ng isang hindi inaasahang twist. Hindi lahat ay makakatakas sa pagkidnap tulad ng The Lucas Gutierrez, alam mo ba? Inilagay niya ang kanyang index sa ibabaw ng kanyang mga labi, at mapaglaro niyang kinagat iyon para maalis iyon. Nagbibiro lang ako, mahal ko. I love it, at mahal kita. Lalong lumaki ang ngiti ni Tali na ikinabit niya ang mga labi niya kay Lucas. 5 taon at parang magic pa rin ang halik niya sa bawat pagkakataon. Maraming nangyari at maraming nagbago, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay ang tanging bagay na nanatiling pareho. You,
Mama, Papa, I told you that kissing is yucky. Ang 4 na taong gulang ay lumundag mula sa buhangin at sa ilalim ng payong sa dalampasigan upang paghiwalayin ang kanyang mga magulang. Pareho silang naluluha sa maliit na magulo habang nakakunot ang noo nito sa mga nagbibigay ng buhay. Palagi na lang siyang ganito. Nasa kanya ang pagiging seryoso ng kanyang ama at ang pagmamatigas at determinasyon ng kanyang ina. Pero higit sa lahat, siya ang pinakasweet na sanggol na nakilala nilang dalawa. Adam, hinahalikan ko ang mami mo dahil mahal ko siya, sabi ni Lucas habang ginulo ang buhok ng paslit. Wala akong pakialam, matigas na sabi ni Adam habang inilulunsad ang sarili sa mga bisig ni Tali. Ako lang ang makakahalik sa kanya. Malamig ang umaga at parang ang perpektong araw para magkaroon ng araw sa tabing dagat, kaya nagpa siya silang maglakbay pababa sa kanilang pribadong beach, gaya ng gusto ni Tali na tawag dito. Ang buhay sa nakalipas na 5 taon ay literal na naging pangarap para kay Tali. Matapos nilang manalo sa paunang pagdinig ni Lucas at tila bumalik sa tamang landas ang lahat, natuklasan ni Tali na buntis siya 1 linggo lamang bago siya umalis para sa medical school. Noong una, ito ay 1 lubhang nakakatakot na oras para sa kanya, ngunit tiniyak ni Lucas sa kanya ng paulit-ulit na sila ay magkakasama. Malaking tulong iyon, ngunit napakaraming salik pa rin ang dapat isaalang-alang tulad ng school, pamilya at mga pangarap niya. Bagamat nakatapos siya ng graduate school, ang medical school ay palaging ang kanyang layunin, kaya alam ni Tali na ayaw niyang talikuran ito. Ngunit pagkatapos na sa wakas ay sinabi ni Tali sa kanyang ina at kapatid na babae sa araw bago siya dapat umalis para sa California, nakakagulat na sumuporta si Sarah, at iminungkahi niya na tumagal siya ng 1 taon upang magkaroon ng kanyang anak. Nag-alok din si Sarah na panatilihin si baby Adam at para kay Tali hanggang sa makatapos siya ng medical school at 100% handa rin si Amy na gampanan ang tungkulin ng tiyahin sa kanyang bagong pamangkin. Alam ni Lucas na hindi na niya kailangan ng affirmation para maging asawa niya ito. Alam niyang si Tali ang panghabang buhay niyang kapareha, at ayaw niyang gumugol ng 1 minuto nang hindi niya nabanggit ang pangalan nito. Matapos gawin ang mga plano kasama ang kanyang ina at kapatid na babae, dinala ni Lucas si Tali sa 1 bakasyon, sa Paris, kung saan siya nagpop ng malaking tanong at ipinakita kay Tali ang pinakakahangahangang brilyante na nakita niya. Ikinasal sila sa parehong buwan na may kaunting mga kaibigan at pamilya lamang, ngunit ito ang pinakamahiwagang sandali na naranasan nila. Noong gabi ng kanilang honeymoon na ibinigay ni Adam kay Tami ang kanyang unang sipa. Noon niya nalaman na natagpuan na niya ang buong puso niya sa anyo ng 1 sanggol. Habang lumalaki si Adam sa loob niya at sa wakas ay naunawaan niya ang katotohanan na siya ay may sariling tao, alam ni Tali na hindi niya kayang layuan ang kanyang anak sa loob ng 4 na taon, at hindi nagtagal ay naging pangunahing prioridad at pinakamalaking pangarap niya ang kanyang anak. Ang pagkakaroon ni Adam ay ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. Maging ang puso ni Lucas na ninakaw ng munting tao. Binigyan niya ang kanyang mga magulang ng labis na kagalakan at kapayapaan, na nadama nilang magpakailanman ay hilig na ibigay sa kanya ang pinakamagandang buhay na maaari niyang magkaroon. At kaya dinala siya ni Tali sa California, kung saan nakatira silang 3 sa 1 bahay na binili ni Lucas, 5 minuto lang ang layo mula sa campus. Sa una ito ay panahon lamang ng pagsubok. Gusto ni Tali na makita kung maaari siyang maging 1 ina at 1 mag-aaral, at kung ang pagiging 1 mag-aaral ay humihingi ng masyadong maraming oras sa kanyang ina, handa siyang iwanan ito. Ngunit kakaiba ang balanse niya ng perpekto, at pareho nilang pinalaki ang maliit na si Adam sa pinakamahusay na paraan na magagawa nila. Si Lucas ay naging 1 mahusay na ama. Ginawa niya ang lahat ng hindi ginawa ng kanyang sariling ama para sa kanya, habang tumatakbo at nagpapalawak ng kanyang mga negosyo. Si Adam ay hindi nagkulang sa pagmamahal. Nasa kanya ang kanyang mga magulang, ang kanyang lola, ang kanyang tiyahin at maging si Mrs. Garcia upang ibigay sa kanya ang lahat ng pagmamahal sa mundo. Sinamba siya ng lahat. Siya ang liwanag na nagtulak sa kanilang lahat pabalik sa lubos na kaligayahan. Matapos makapagtapos ng medical school si Tali, bumalik sila sa Batangas bahay kung saan nagsimula ang lahat.
Para kay Tali, parang tahanan ito, at para kay Lucas, ang tahanan ay kahit saan kung nasaan ang kanyang asawa at anak. Ganyan na noon pa man, at lubos silang naging masaya. Nagkataon na sa huling taon ni Tali sa medical school sa ikatlong kaarawan ni Adam, sa wakas ay nagpasya siyang isulat ang aklat na ito, kahit na hindi niya alam ang unang bagay tungkol sa pagsusulat. Ngunit nagpasya siya na nakabasa na siya ng sapat na mga libro para masubukan ito, at ang pagsusulat ng kwentong ito ay talagang isang bagay na gusto niyang gawin. At gayon ang ginawa niya. Natapos niya ang unang draft ilang araw lang ang nakalipas, kung saan binabasa niya ang ilang bahagi kay Lucas araw-araw. Katatapos lang nila, at kahit na walang ideya si Tali kung ano ang susunod na hakbang, natutuwa siya na nalampasan niya ang gayong milestone, at nagsulat ng isang buong kwento tungkol dito. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Tanong ni Tali sa malumanay na boses, ni minsan ay hindi inaalis ang tingin kay Adam habang nagpapala ng mas maraming buhangin sa isang maliit na pulang balde. Si Lucas, na nanunood din sa bata, ay bumaling sa mahal ng kanyang buhay upang ibigay ang kanyang buong atensyon. Hindi ano, noong araw na nahulog ka sa kampo at tinulungan kita, walo pa lang ako, pero pakiramdam ko hindi lang ang kakulitan mo ang nagpabagsak sa iyo. Tadhana naman, di ba? Imbes na sumagot ay nginitian siya ni Lucas nang lumapit ito para haplusin ang pisngi nito. Hindi ako maniniwala kung sasabihin mo na ito ay iba pa. Ang maliit na batang babae na may malalaking pink na mga ribbon at ang pinakamabait na ngiti ay nagpabago sa aking buhay magpakailanman. May pink ribbons ako, tanong niya habang lumaki ang maliit na ngisi sa kanyang labi. Pasimpleng tumawa si Lucas, alam niyang malinaw sa kanyang isipan ang alaala ng hawakan niya ang kamay nito at hinalikan ang kanyang mga daliri. Noon dumako ang mga mata ni Tali sa kanyang wedding band, at kahit na araw-araw na itong nakikita sa nakalipas na 5 taon, ngayon lang niya na-register kung bakit pinili siya nito ng pink na brilyante. Lalong lumawak ang ngiti niya sa naisip. May ring, bulong niya sa halos hindi marinig na boses. Pero nakakapagtaka kung paano niya nakuha ang isang bagay na makabuluhan at matamis mula sa unang pagkikita nila dito sa islang ito. 5 taon ka lang bago mapansin. Nanginginig ang mga labi niya nang maging malabo ang imahe ng asawa habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, Lucas. I love you even more, my queen. Forever, buong puso niyang sabi habang buong pusong niyakap ito. Maya-maya pa ay naramdaman nila ang isang maliit na katawan na gumagalaw sa kanyang sarili sa pagitan nila, ngunit sa pagkakataong ito, niyakap niya silang dalawa. It's okay, Papa. You can kiss her just this once, sabi ni Adam habang nakapulupot ang maliliit na braso sa kanilang dalawa. Dahil mahal ko rin kayong dalawa. Nagtama ang tingin ni Natali at Lucas sa mga sinabi ng kanilang anak, at alam nila, ang alam lang, na kung saan man sila dalhin ang buhay na ito, magiging okay sila, dahil palagi nilang kasama ang isa't isa. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Natalita at Lucas. Hindi sa lahat ng panahon makakahanap tayo ng taong magmamakaawa para lang manatili sa atin. Kaya matuto tayong magpahalaga sa taong gagawin ang lahat. Huwag lang tayo mawala sa buhay niya. Kung talagang para sa iyo ang isang tao, mawala man siya ng mahabang panahon, magkikita pa rin kayo kapag tama na ang mali at pwede na ang hindi dapat. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.